aming anata. Easy Double B Super Radio 594. Lagi naka-alerto, servisyo, totoo. Easy Double B, kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyo, totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maasahan. Easy Double B Super Radio 594, kapusong Pilipino, lahat Super Radio. Easy Double B, servisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang Uy! Ang oras! Alas 5.32! Kasabay ng pagsikat ng araw, hindi magpapaiwan. Unang-una sa balitaan, Buena Manong Balita. Pagputok ng balita, Buena Mano sa Super Radio. Buena Manong Balita. Kasama si Orly Trinidad. Hindi pa huli, hindi pa aawan. Balita ang walang iwanan. Paghibay sa isyu ng bayan na hindi matatawaran. Buena Manong Balita. Hindi ka maiiwan. Unang-una ka sa balita. Buena Manong Balita. Hello? Alas 5.32. Sa ngalan po ni Orly the Pogi Trinidad. Ako po naman ang inyong lingkod Melo Del Prado. Alas 5.33 na po. Narito po ang ating headline sa mga Buena Manong Balita ngayong umaga na ito. Buena Manong Balita. Problema sa matinding trapiko sa bansa, pinasusolusyonan na ni Pangulong Bongbong Marcos. Metropolitan Manila Development Authority at Land Transportation Office gagamit ng closed circuit television cameras para bantayan ang mga pasaway na motorista sa EDSA Busway. Magpapataw ng parusa sa mga sasakyan na walang sapat na load ang RFID, pinag-aaralang ipatupad ng Toll Regulatory Board. Kaso ng bird flu na iulat sa isang poultry farm sa Leyte, ilang akusado o kapwa-akusado ni Kingdom of Jesus Christ Leader Pastor Apollo Kibuloy pansamantalang nakalaya matapos makapagpiyansa. Buena Manong Balik! Buena Manong Balik! DZWB! Last report! May sunog sa lungsod ng Maynila. Manny Vargas, Manny! Kuya Melo, mainit at hindi magandang balita ito na sumasalubong sa mga kababae natin sa bahagi ng lungsod ng Maynila, partikular na sa kahabaan nitong Arellano Avenue dahil itiras na sa ikalawang alarma itong nagaganap na sunog kung saan apektado ang mga kabahayan. Isang residential area ang apektado ng sunog na itinas nga sa pangalawang alarma. Ito ay partikular na gaganap sa bahagi nitong barangay 753 dito sa San Andres, lungsod ng Maynila. Mamaya, yung mga kanagdagang detalye pagdating natin sa mismong lugar kung saan nagaganap ang isinente ng sunog na ito. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DZWB. Dapat totoo. Super Radio DZWB. Last report. Alas 5.34 na po ng umaga. Buena Manong Balita. Ito na, inatasan po ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga miyembro ng gabinete na magsumite ng kanilang tugon sa matinding problema sa trapiko. Batay sa isang pag-aaral noong 2020, halos 5 bilyong piso ang nasasayang kada araw dahil sa traffic at maaari pang umabot sa mahigit sa 9 na bilyong piso kada araw sa 2027 kung hindi masusolusyonan. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, nais ng Pangulo na magkaroon ng comprehensive at holistic approach para masolusyonan ang problema sa ating trapiko. Buena Manong Balita! Yun. Yan. Kano daw? 5 billion pesos sa isang araw. Dati noon ang sabi ng JICA ay mga 2.5 o 3 billion. 3 billion. Pesos sa isang araw. Ay ngayon pala, 5 billion na. Ayan. Grabe, no? Samantala po, alas 5.35 na po, gagamit ang MMDA Atlanta Transportation Office
ng closed circuit television cameras o CCTV para ipatupad ang no contact apprehension policy dahil sa dumaraming motorista na lumalabag sa EDSA busway. Kahapon, mga kapuso, natikita ng dalawang shuttle bus ng MMDA, ambulansya, sasakyan ng AFP at PIDEA dahil sa pagdaan sa EDSA busway. Ayon kay MMDA Chairman Roman Duarte, sa mga tauhan ng MMDA, ang magmamonitor sa CCTV camera sa tang LTO ang magpaparusa sa mga motorista dahil hindi naman kasama ang LTO sa pinagbawalan ng Korte Suprema sa no contact apprehension. Paliwanag din o ipiniliwanag din ni LTO Chief Vigor Mendoza na hindi ito konektado sa kaso ng no contact apprehension policy at mandato ito ng LTO. Super Radio DZWB Last Report. Tahan natin si Mark Makalalan. Meron pong truck na tumagilid sa bahagi ng Marcos Highway. Mark Makalalan, Mark! Abiso sa mga motorista, asahan na mabigat na daloy ng trapiko sa Marcos Highway westbound ito. Bahagi ng Pasig, pagkalagpas lamang ng isang mall. Ito ay dahil sa isang truck na tumagilid. Pasado alas 4 ng madaling araw. Sa ngayon, Melo, napakabigat ang daloy ng trapiko dito sa Marcos Highway. Bumaba lamang tayo ng ating mobil. At sa buti ang palad, ito naman ay narespondehan ng mga tauhan ng MMDA at ito ay naitayo na yung truck na tumagilid. Tatlong linya yung naparahan dahil sa aksidente, kaya tukod na yung trapiko. Ayon naman sa mga traffic enforcer na ating nakapanayam at rumesponda dito, pumutok yung dalawang gulong sa likod ng truck na may kargang semento at papunta sana ng Quezon City. Itong dahilan para gumewang-gewang itong truck at tumagilid. At yan, meron pa tayong kuha dito, no, yung mga markings sa kalsada dahil na rin sa pagtagilid itong truck na ito. Sino ito nakabulog-tana ito sa ilalim ng truck? Ha? Ayan, ay ano na, responder na yan, Melo. Akala ko. Kasi naitawag naman sa kabutihang palad itong aksidente na nangyari nga pasado. Nagkukumpuni ng tumirik na truck. Yo, pala yun. Kala ko nasa kasaan naman niya. Nakakatakot naman. Wala, sige. Dahil ano na, may dumating na enforcer dito at sa kabutihang palad, ito ay naiangat na. Eh, magkagayon man na Kuyang Melo, tatlong linya kasi, no, yung kinain nitong aksidente. Kaya mula doon, no, sa bahagi ng Marikina, papunta dito sa Pasig, nagkakaroon ng problema sa traffic dahil ito yung linya westbound papunta naman ng Quezon City. Ang tabayanan ng follow-up report ng inyong kapuso Mark Makalalat ng GMA. Super Radio DZWB, dapat totoo. Super Radio DZWB, last report! Manong balita. Buena manong balita. Yun ang sinasabi ni Presidente. Di ba? Yan, traffic na yan. Yan ang nagpapalugi sa ating ekonomiya. Magkano? 5 bilyong piso sa kada araw na daw po. Yun, tumaas ng tumaas. O yun, yun mga ganong klase po. Yung mga wala sa kondisyon ng mga sasakyan. Yan, nakaka-traffic yan. Pag natumirik yan sa kalsada, o yari na. Hanggang dyan na sa North Avenue. North Avenue, North EDSA, ang traffic. Para maibsan ang traffic sa expressway, pinag-iisipang patawan ng parusa mga dumaraan sa mga expressway na walang load ang RFID. Ang Toll Regulatory Board o TRB, o ayon sa Toll Regulatory Board o TRB, magpapalabas ng kautosan kaugnay sa paglalagay ng signage na bawal pumasok sa tollways kung walang load sa RFID. Pwedeng matikitan dahil sa disregarding traffic sign ang lalabag na motorista. Nakikita rin solusyon ang pag-aalis sa mga boom barrier sa mga toll plaza at gawing cashless ang transaction at pagtatayo ng bagong infrastructure para lumuwag ang mga expressway. Yun po ang ideal. Yun talaga naman dapat seamless kung tawagin. Hindi lang cashless, seamless. Diba? O yung mga expressway natin halos magkakakabit-kabit na. Walang tigil-tigil. O debit ng debit lang dun sa load. Ang problema pag yung load na wala. May ganun eh. Nadali yata ako ate siya ng ganun ah. Oo, parang di pa nabalik yung aking load. Hanggang ngayon, ang haba daw ng proseso. Sabi ko, tantanan na natin yan. Pagpasadyos na natin yan. Makakarma din yung mga yan. Alas 5:40 na po ng umaga.
Nagpapatuloy ang power maintenance activities sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3. Ayon kay Attorney Chris Bendijo, tagapagsalita ng Manila International Airport Authority o MIAA, pinapalitan ng mga lumang medium voltage switch gear components sa walong electrical substation sa NAIA Terminal 3. Sinimulan ito noong Abril 2 tuwing hating gabi at inaasahang matatapos sa Mayo 28, 2024. May nakahanda ring standby generator set sa kada substations para matiyak na hindi magagambala ang pagpoproseso ng mga pasahero at ng mga flight. Buena manong balita! Buena manong balita! Alas 5.41 na po, itinutulak ni Valenzuela City 2nd District Representative Eric Martinez na ipabaya na sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ang haba. Pag-asa po yun. Pag-asa ang pagsuspindi ng mga klase sa mga paaralan dahil sa nararanasang matinding init na dala ng El Nino phenomenon. Ay kinatwiran ng kongresista na mabuting pag-aralan ang pag-angat sa pag-asa sa bilang primary authority pagdating sa mga tinatawag na weather-related decision-making. Ayon kay Dr. Mar Villafuerte, Deputy Administrator for Research and Development ng DOST Pag-asa, bukas sila sa panukala pero baka hindi nila kayang magbigay ng eksaktong dato sa bawat bayan at syudad sa buong bansa dahil hindi rin sapat ang mga kagamitan o mga instrumento. Manong Balita. Alas 5.41 na po ng umaga. Babalik kami. Promise. Sa ilang saglit. Radyo na. TV pa. Buena manong balita. Pinagkakatiwalaan sa pagbabalita, Orly Trinidad, Nelo Del Prado, Joel Reyes Zobel, at Rowena Salvacion. Tutok na sa Super Radio DZWB at WDTV. Ngayong Biyernes, membro siya ng Golden Squadron. Yes! Bay, ito ba yung sinasabi ni Senator Romero? Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Pag-aari ito ni Aguilar, nakuha namin ito sa libingan niya. Ano mga ito? Anong kailangan mo sa akin? Ang nakaraan mo. The secret of the brotherhood must be hidden at all costs. Assassin's Creed, Friday 8 p.m. on GFlix, on GTV. Simula ngayong Lunes, nasa dalawang channel na at mas pinaaga pa ang Happy Time ng Bayan. Weekdays, 11 a.m. Back-to-back with It's Showtime sa GMA at sa GTV. Enrich your mind at the GMA Masterclass, a conversation series with Boya Bunda, April 4, Davao, April 5, General Santos City. Be part of this empowering educational experience. Alas 5.44 na po sa ngalan po ni Orly Trinidad. Ako pa rin po ito, Melo Del Prado. Mamaya-maya po ng alas 6, ha, yung ating mga palatuntunan. Melo Del Prado sa Super Radio. Marami tayong mga balita pa rin doon, mga impormasyon. Siyempre mga kuro-kuro natin. Samantala, dito tayo sa
bagong balita. Ibinaba ng National Economic and Development Authority o NEDA ang bagong growth target ng bansa. Mula sa 6.5% hanggang 7.5%, ginawa itong 6% hanggang 7%. Ayon sa NEDA, bukod sa agresibong panghikayat sa pamumuhunan, nalilikha sa mas maraming trabaho, tuloy din ang pagpundo sa mga infrastruktura. Paigtingin din naman ang koleksyon ng buwis, kabilang ang ipinapataw sa mga nabibili online, at makatutulong din sa ekonomiya kung maambyandahan ang economic provisions ng konstitusyon. Buena manong balik! Para 5:45:53, mababawasan ang supply ng isda matapos suspendihin ng Department of Agriculture ang pagbibigay ng import clearance para sa pag-angkat ng galunggong, mackerel at ng bonito. Dahil dito, nangangamba rin ang canned sardines Association of the Philippines na tumaas ang presyo ng dilatang sardinas. Ipinaliwanag naman ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na pwede pa namang makaangkat ng mackerel pero pagbabasihan nila ang VAT sales bago payagang mag-angkat. Buena manong balita! Iniulat ng Pilipinas ang outbreak sa bird flu sa isang poultry farm sa Leyte. Sa ulat ng GMA News Online, sinabi ng World Organization for Animal Health na nakabase sa Paris na umabot sa 4,475 ang namatay sa isang farm sa Leyte. Napapaligiran umano ang farm ng palayan at ilog na madalas sa puntahan ng mga wild waterfowl. Posible umano ang mga migratory birds na ito ang nakapagkalat ng virus ng H5N1 avian influenza sa naturang poultry farm. Pera manong balita! Puntahan natin si Manny Vargas. Daloy na mga sasakyan sa EDSA southbound patungo sa direksyon ng Makati. Nagsisimula ng bumigat. Manny Vargas, Manny! Pera manong balita! Hi, good morning, Kuya Melo. Sa mga kapuso natin, ito, pinag-uusapan, trafiko. Parang nakita lang tayo kanina. Oo nga eh. Asan ka na? Ay, dito ngayon, narito kami sa may bahagi ng Mandaluyong. Pa kami malapit ng Tumagos dito sa hangganan ng lungsod ng Makati. Mabilis-bilis sa ilang mga bahagi, pero unahin na natin yung medyo mga pagbibigat na mararanasan ng mga kapuso nating motorista na magagaling dyan sa lungsod ng Quezon. Ang pagbibigatan dali na trapiko hanggang doon sa tapat ng Campo Crame. Yan ay galing ng Cubao hanggang dyan nga sa may Campo Crame, yung papunta na ng kabahagi ng EDSA na sakop ng lungsod ng San Juan. Mula naman dyan, may mabilis-bilis ng usad na mga sasakyan hanggang dito sa may bahagi nitong EDSA Guadalupe Bridge. Nako. At ang unti-unting pagbaga lamang ay yung pagpasok na ng lungsod na Makati, bagamat mabilis-bilis pa ang mga usad na mga sasakyan sa mga sandaling ito. Ganap na alas 5:48 ng umaga. Maliwanag na dyan na sa labas ha? Maliwanag na dahil summer season na nga. Oh. Maaga-aga ang sikat ng mahaba araw. Mahaba yung ano, mahaba liwanag kaysa dilim ano? Tama ka, dahil summer season na, ayan, mas mahaba-haba na yung araw kumpara ng nakaraan na mas mahaba ang dilim. Tago na, balik na yung mga vampira, tumago na kayo, maliwanag na. Ay, baka masunog, lalo na yung mga hindi kaputian ng balat. Tandaan, pag nasunog, tago na ang lalabasan. Sa bahaging ito na Makati, ng Makati na, ito, nasa Makati na kami. Tuloy-tuloy lang usad ng mga sasakyan, pero paalala po ha, marami ang nagmamadali ngayon, lalo na yung mga rider. Kaya konting pasensya ang kinakailangan para hindi magkaroon ng gitgitan at maiwasan yung tinatawag na road rage kung nagmamadali at magsisimula ng uminit ang kapaligiran. Baka yan yung sabi ni Presidente, ano to? 5 billion pesos na ang nalulugi kada araw sa trapiko. Aling kayang mga kalsada yun? Palagi ko, isa dyan yung EDSA na yan. Mari. At pangunahin na, itong EDSA, banggitin natin, alam ko yung mga talagang dinadaanan, itong EDSA, C5, Commonwealth, yan yung mga mabibigat, yung kahabaan ng Rojas Boulevard hanggang doon sa May Lopez Boulevard. Espanya. Bakit malaki ang nawawala ko yung Melo? Dahil hindi lamang yung mga nagtatrabaho na nalilate ang kinukwenta dyan, kundi pati yung bagal ng usad ng kalakalan. Tama. Kasi tanda mo yun, di ba? Dahil may mga oras din na pwedeng dumaan at may mga oras na bawal dumaan yung mga delivery vehicle. Ano kaya ang pwedeng gawin ng mga, kasi inataasan ni Presidente, yung mga government agencies na pwedeng may kaugnayan dito sa paggalaw ng trapiko natin, ay magsumiti daw ng kanilang mga panukala para bumilis.
Ayo, sabihan kahapon ni Secretary Arsenio Balisaca ng NEDA, ang utos sa kanila doon ay yung kanilang mga plano para sa kanilang mga opisina. Ano yung may co-contribute nila? Pero sa pangkalata ng gusto ng Pangulo ay magkaroon talaga ng mas marami pa at mas pangmatagalang plano. Tsaka yung ano, yung mas transportation natin, yung mga subway na yan. Yung sinasabing pangmatagalang tugon ng pamahalaan yung mass transport. Kasi kapag ganyan yung sitwasyon, mababawasan na yung mga pribadong sasakyan sa mga lansangan na siyang mas nag-o-okupa ng mga kalye. Isipin mo naman, isang bus, ilang gano'ng karami ang pasahero may sasakay kumpara sa isang kotse o isang SUV na isa hanggang dalawa lang ang karaniwang sakay. Doon sa ibang bansa, Manny, madalang naman yung gumagamit ng mga pribado sasakyan. Kahit yung mga may pera doon, yung mga profesional, mga nakakurbata pa, sumasakay sa subway, sumasakay sa MTR, halimbawa dyan sa Hong Kong, dyan sa, no, sa Singapore. Lahat sila doon nagmamadali, pero mabilis din naman ang dating ng mga, yung liba, tren. Yan, mabilis, mabilis ang paparot pa rito. Manny. Ay, isipin mo, Kuya Melo, pagduktungin mo ang anim, pagtabihin mo, dalawang linya yan at magkatabi, anim na SUV, parang isang bus na ang sukat niyan. Dalawa ang sakay, ilan lang may sasakay niyan? Kung anim na piraso, edi 12 lang. Kumpara doon sa hanggang anim na po na pasahero na pwedeng isakay ng isang pampasaherong bus patungo na isang direksyon. Hindi ba, so ganun ang laki na pagkakaiba. Hindi lang naman ano hindi lang naman yung mga tren ang pinag-uusapan dito. Kahit mga bus, kahit sa ibang bansa, aliba sa Brazil at sa iba pang mga lugar, meron tinatawag tayo dong bus rapid transport system, Manny. Yan yung ginagaya natin dito, yung ating EDSA bus carousel. Kaya lang may mga sumisingit eh. Kaya nahihinto din eh. Di ba? Alam mo, dalawang problema dyan, Kuyang Melo, pagtatanungin sa mga kapuso natin, alam nyo na mas masakay na EDSA busway. Dalawa, yung may mga sumisingit na mga sasakyan na hindi naman dapat dumadaan. At pangalawa, kung minsan pag nagmamadali ka, medyo mabagal ang usad ng mga bus. Kaya hindi rin siya pwedeng sabihin na rapid bus, hindi siya pwede. Talagang EDSA busway lang. Ano yun? Anong tawag doon? Hindi na usad na pagong. Usad higad. Mabilis sana, pero matagal din kasi ang hintayan dahil una, negosyo yan eh. Yun ang isa sa mga problema na hindi re-reklamo ng mga kababayan natin. Kasama rin natin pag sumasakay tayo ng bus dito sa kababaan ng EDSA. Reklamo nga nila, sir, mabagal din kasi minsan ang pilahan eh. At mabagal din ang takbuhan ng mga bus dito sa EDSA busway. Yan ang mga problema na dapat matugunan at mahanapan nga ng solusyon ng pamahalaan. Dahil kabilang yan sa may nire-reklamo, imbis na magbiyahe ka ng isa, dalawang oras lang, nagiging dalawa hanggang tatlong oras, parang umuwi ka na ng probinsya sa tagal ng biyahe mo. Sa tollway, mga tollway natin. Isa pa yan. Nagpapabagal daw yung mga walang load. Isa pa yon, ang haba ng pila ng sana kasi mas madali sana kung may paraan daw sila para mas ma-check ng mas maayos yung kanila mga load. Ang problema naman, isa rin, bukod sa mga walang load o kaya talagang walang RFID na ang haba ng pila, may pagkakataon din na nagkakaroon ng problemang technological dahil hindi agad nababasa yung RFID. Nawawala nga yung load ko hanggang ngayon eh, di ba? Samantala, yung iba, ilabas sa ating naranasan yan, yung hindi agad nababasa yung RFID. Yan. Kailangan mo pang ilabas yung card mo, paano kung hindi nakahanda. So yun na, ilan sa mga problema na dapat matugunan ng ating pamahalaan at mga kinaukulan para maibsa na matinding problema sa daloy ng trapiko, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa iba pang lugar sa bansa. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DCWB. Dapat, totoo. Alas 5.53, ako, pag itinuloy natin yung usapan tungkol sa traffic, dito matatapos dyan. Talaga mahabang kwentuhan yan. Alas 5.55 na po, pansamantalang nakalaya ang dalawang kapwa akusado ni Kingdom of Jesus Christ Leader Pastor Apollo Kibuloy para sa kasong child abuse, ayon kay Attorney Arcelito Albao, Regional Director ng National Bureau of Investigation, Region 11. Sumuko ang dalawa kahapon ng umaga dahil sa inisyong warrant of arrest, pero nakapagpiansa din sa halagang 80,000 pesos bawat isa. Sa ngayon, umabot na sa apat na kapwa akusado ni Kibuloy ang sumuko sa mga otoridad, habang isang nahuli pero agad din nakapagpiansa mga ito. Sa kabila nito, hanggang ngayon hindi pa rin natutunto ng mga otoridad si Kibuloy. Ang warrant of arrest laban kina Kibuloy
ay nilabas ng Davao Regional Trial Court dahil sa kasong sexual abuse at child abuse. Pera manong balita. Kasado na po ang 2024 Balikatana Exercises sa April 22 hanggang May 8. Ayon kay Colonel Michael Lohico, Executive Agent for 2024 na Balikatana Exercises, gagawin ang aktibidad sa labas ng teritoryo ng ating bansa. Layunin itong higit na protektahan ang pambansang interes, lalo na sa mga teritoryo ng ating bansa, kabilang sa 13 bansang magpapadala ng observer sa Balikatan Exercises ang Thailand, sa Singapore, Vietnam, Indonesia, Brunei at saka Malaysia. Meron yatang kasama dito Australia pa, Japan pa, US pa at saka ang ating bansang Pilipinas. Pera manong balita. Umakyat na sa 10 individual ang nasabi dahil sa lindol sa Taiwan. Sa ulat ng GMA Integrated News, nasa mahigit sa 1,000 na ang naitatalang sugatan kabilang ang 3 Pilipino. Nakalabas na ng ospital ang 2 sa 3 Pilipino na sugatan dahil sa lindol habang patuloy na ginagamot ang isa pa dahil dumanas ng stroke. Ayon sa Department of Migrant Workers, makatatanggap ang lahat ng biktimang OFW ng Action Fund Assistance na nagkakahalaga ng 30,000 pesos. Alas 5:55. Pera manong balita. Mga kapuso, dumarami daw po ang mga kaso ng scabies, ogalis aso, pigsa at sore eyes na naitatala sa mga kulungan na pinangangasiwaan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP dahil sa mainit na panahon at siksikan pa rin sa mga bilangguan. Ayon kay BJMP Director Roel Reyes, pinakamarami sa mga kaso ay naitala sa mga kulungan sa Metro Manila. Tiniyak naman ng BJMP na naagapan nila ang pagkalat ng mga sakit at nagtalaga ng mga doktor 24 oras upang matulungan ng mga Person Deprived of Liberty o PDL. Pera manong balik. Alas 5:56 na po ng umaga. Kukumpunihin ang ilang bahagi po ng Rojas Boulevard. Ayon sa DPWH NCR, ay sisimulan mamayang gabi at tatagal hanggang sa April 30 ang pagkukumpuni sa southbound at northbound bridge approach ng Rojas Boulevard flyover malapit dyan sa EDSA. Sinasailalim din po sa road repair ang ilang bahagi po ng northbound lane ng Rojas Boulevard. Simula kahapon natatagal ng 5 buwan dahil tuwing gabi lang ito gagawin para hindi gaanong makaabala sa mga motorista. Samantala, ilang lansangan din sa Metro Manila ang isasailalim sa pagkukumpuni simula ngayong April 5 hanggang April 10. Ay ganon, traffic. Nung oras, wala naman binanggit, no ha? O yan ha? O, baong kayo ng tubig, tsaka ng pasensya. Salamat po mga kapuso! Sa ngalan po ni Orly Trinidad, ako po naman ang inyong lingkod, Melo Del Prado po. Susunod na po, Melo Del Prado sa Super Radio sa ilang saglit, alas 5:57:49. Radyo na, TV pa. Pera manong balita! Radio stations nationwide, sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. My ever best decision in life, without a question, is building a home together. Aww. This ever best moment is made possible by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Bawat galaw, pinag-isipan. Nakaramdam ako ng pananabik mula sa'yo. Naninanais ko yung punan. Pinagplanuhan. Nararamdaman ko na mapanganib ka. Makamtan kaya niya ang pinakaasam na paghihiganti? Gagawan ko rin ang paraan na makapasok sa bahay nila sa pamamagitan ni Sylvia. O madala sa sayaw ng tunay na pag-ibig. Sino ka nga ba talaga?
Eve, starting on April 7, 5 p.m. on GTV. Mag-aari ito ni Aguilar. Nakuha namin ito sa libingan niya. Ano mga ito? Anong kailangan mo sa akin? Ang nakaraan mo. The secret of the brotherhood must be hidden at all costs. Assassin's Creed, Friday, 8 p.m. on GFlix, on GTV. You're watching Double B TV on GTV. Sa Super Radio DZWB Matrapek Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Ito na, oras po natin ay alas 6 na po ng umaga. Balita na po tayo. Magandang umaga po sa inyo, Luzon, Visayas, at Mindanao. Magandang umaga, Metro Manila. Mga bagong-bagong balita, mga balitang gising na gising. Good morning. Buhay na buhay. Bagong-bagong balita. Bagong-bagong balita. Isang minuto na po makalipas ang ika-anim ng umaga. Super Radio. Presyo ng dilatang sardinas posibleng tumaas matapos suspendihin ng Department of Agriculture ang pagbibigay ng importiran sa galunggong, makerel at bonito. Ayon kay Francisco Buencamino, Executive Director ng Canned Sardines Association of the Philippines, mababawasan ang supply ng makerel. Sang-ayon naman na sila na mahinto ang pag-upuslit ng imported na isda sa mga palengke, pero hindi sila nakonsulta sa hakbang ng DA. Sinabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na makapag-aangkat pa rin ng makerel, pero nakabatay dapat ang dami nito sa vatable sales ng canned product noong nakalipas na taon. Isang minuto na po makalipas ang ika-anim ng umaga. Bagong-bagong balita. Paglaki ng mga manok nakaantala dahil sa mainit na panahon dulot ng El Nino. Ayon kay Jay Feliciano, Pangulo ng United Broiler Raisers Association o UBRA, kahit na antala ang paglaki ng mga manok ay mayroong ibang magmamanok na ipinipilit naman itong ibenta sa merkado. Sa kabila nito, hindi man na niya nakikitang magkakaroon ng kakulangan sa supply ng manok at dapat ay matatag ang presyo. Naglalaro ngayon sa 95 hanggang 102 pesos ang farm gate price ng manok, habang ang retail price ay nasa 160 hanggang 190 pesos ang kada kilo. Dalawang minuto na po makalipas ang ika-anim ng umaga. Bagong-bagong balita. Pagsuspende sa face-to-face classes sa ilang lugar dahil sa matinding init ng panahon, suportando ng National Parent Teachers Association. Ayon kay Willie Rodriguez, National President at founder ng National PTA, dapat unahin ang kaligtasan ng mga estudyante. Sinabi naman ng Teachers Dignity Coalition na dapat sa susunod na school year ay Abril at Mayo na ang bakasyon ng mga bata at hindi na maghintay ng ilang taon. Tatlong minuto na po makalipas ang ika-anim ng umaga. Bagong-bagong balita. Pag-asa, dapat pangunahan ang pagbalangkas ng patakaran at pagre-recommenda kung magsususpende ng klase kung matindi ang init ng panahon. Ayon kay Valenzuela City 2nd District Representative Eric Martinez, ito na ang new normal dahil sa global warming na epekto ng climate change. Sinabi ni Dr. Mar Villafuerte, Deputy Administrator ng Pag-asa, na bukas sila dito pero baka hindi nila kayang magbigay ng eksaktong dato sa bawat bayan at lungsod dahil limitado ang kanilang mga estasyon. Tatlong minuto, 46 segundos makalipas ang ika-anim ng umaga. Pangulong Bongbong Marcos, pinagsusumiti ang mga miyembro ng gabinete ng konkretong plano at mungkahi hinggil sa matinding problema sa trapiko sa bansa. Batay sa pag-aaral noong 2020, halos 5 bilyong piso ang nasasayang kada araw dahil sa traffic at maaari pa itong tumaas sa mahigit sa 9 na bilyong piso kada araw sa 2027 kung hindi masusolusyonan. Ayon kay Secretary Arsenio Balisaca ng National Economic and Development Authority o NEDA, nakatuon ang Pangulo sa sama-sama
tama ang tugon para solusyonan ang suliranin, kasama na ang pagtatayo ng mga bagong sistema ng mass transport, mga tulay at iba pa para mas mapabilis ang usad ng mga sasakyan, mga produkto at mga tao. 4 na minuto na po makalipas ang 6 ng umaga. Bagong balita. Target na paglago ng ekonomiya ng bansa ngayong taon, ibinaba ng pamahalaan sa 6% hanggang 7% mula sa orihinal na 6.5% hanggang 7.5%. Ayon kay Secretary Arsenio Balisaca ng National Economic and Development Authority, NEDA, malaki pa naman ang 6% hanggang 7% na target na paglago ng ekonomiya, kaya tiwala silang makakamit pa rin ang nais na upper middle income status ng Pilipinas sa 2025. Para matustusan ang paglago ng ekonomiya, aabot umano sa 6.2 trillion pesos ang pambansang budget sa susunod na taon. Bukod sa agresibong panghikayat sa pambubuhunan, nalilika ng mas maraming trabaho, tuloy pa rin o tuloy din ang pagpunto sa mga infrastruktura. 5 minuto na po at 27 segundo makalipas ang 6 ng umaga. Bagong balita. Aabot sa 2 terabytes ng datos, kasama na ang mga disenyo, invention at proyekto ng mga scientists na kompromiso matapos mahack ang website ng Department of Science and Technology. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, ransomware attack ito na kagagawa ng local hackers, pero walang demand mula sa hackers at wala rin na-extract na datos. Pansamantala naman ang naibalik ang access sa website ng DOST. Inaalam na ng DICT sa security sector kung may mga proyekto kaugnay sa national security na posibleng na-kompromiso din. 6 na minuto na po makalipas ang 6 ng umaga. Bagong balita. Bilang ng mga namatay sa pagtama ng magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan, umabot na sa 10, habang mahigit sa 1,000 naman ang sugatan. Ayon kay Undersecretary Hans Leo Cacdar, officer in charge ng Department of Migrant Workers, kabilang ang 3 Pilipino sa mga nasugatan at walang Pilipino na nasawi o nawawala. Nakalabas na ng ospital ang 2 sa 3 Pilipinong nagtamo ng minor injury at makatatanggap sila ng tulong gamit ang Action Fund ng Kagawaran. Patuloy ang monitoring ng Kagawaran sa sitwasyon ng mga Pilipino dyan sa Taiwan. 6 na minuto na po makalipas ang 6 ng umaga. Bagong mga barkong pantigma ng Pilipinas sa Amerika, magsasanay hanggang sa dulo ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas sa darating na 2024 Balikatan Exercises. Ayon kay Colonel Michael Lohico, Executive Agent for 2024 Balikatan Exercises, makakasama rin sa Balikatan Exercise na magsisimula sa Abril 22 hanggang Mayo 8 ang Australian Defense Force at ang French Navy. Magpapadala ang bansa ng isang frigate, habang kabuuan 14 na bansa ang inaasahang magpapadala ng kanilang observers. Sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na matagal nang kinakaladkad ng Pilipinas sa mga bansa sa labas ng rehiyon para suportahan ang pang-uudyok ng Pilipinas, nang hindi sila isinasaalang-alang ang umano'y consensus ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Bagong balita. At yan po ang kabuuan ng mga balita. Ako po naman ang iyong lingkod. Wow! Si Melo del Prado? Panalo! Stand by! Si Alang Gatos, Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Aba! Ano are? Abangan nyo na lang. Malaki itong balitang ito. Sam Nelson, stand by. Truck na tumagilid sa Marcos Highway na itabi na. Tabi nyo na nga yan. Good morning. Traffic na. Lugi na tayo. 5 billion pesos na nga nalulugi araw-araw. Tabi nyo na yan, oy. Wake up! Sam Nelson, stand by. Sa tagig. Manny Vargas, may sunog. Tubig! Yun ang kailangan, tubig. Alas 6:08 na po ng umaga. Radyo na, TV pa, Melo pa. Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Mga kapuso, gusto nyo bang makatipid sa binabayarang bill ng kuryente? Ito ang ilang kuryentipid tips. Buksan ang mga bintana at hawiin ang mga kurtina upang makapasok ang hangin sa bahay. Bunutin sa pagkakasaksak ang appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanang nakabukas ang ilaw na hindi ginagamit. Kung bibili ng appliances, iyaking energy efficient ito o mababa ang makukonsumong kuryente. Gumamit ng mga LED o energy efficient na bumbilya.
Kung gagamitin ang aircon, itakda ang thermostat nito sa 25 degrees Celsius. Magkuryente pid na tayo, mga kapuso! Simula pa lang 2024, the win na! Dahil mula Enero hanggang Marso, number one tayo! Super Radio DZWB ang number one AM station at Barangay LS ang number one FM station. Maraming salamat, mga kapuso! Parang napunit from something eh. Something na galing sa UFO. Mommy, I wish you were still here. Please come back. My Guardian Alien. Weeknights, 10:30 p.m. after Black Rider. Dahil ba may build-up na ng panlalamig na siya? Ay, paano pa rin ang lamig? Interpretative hosting. Na parang gusto mo nang lumayo. Nasaktan ka ba? Oy, 2020 pa na may sando ka pa sa loob ba? Abril tayo this Friday. Hindi sasakit ang ulo nyo. Dahil may nakaka-JV na kantahan mula sa The One. Pag maasin. Oh, nangilo. Hindi nga nangilo yung ipin mo. Ano na, hindi. Napupulo yung ipin. Ang daming problema sa kanya pero ang ganda niya pa. Ganda. It's showtime. Mag-aari ito ni Aguilar. Nakuha namin ito sa libingan niya. Ano mo ito? Anong kailangan mo sa akin? Ang nakaraan mo. The secret of the brotherhood must be hidden at all costs. Assassin's Creed. Friday, 8 p.m. on GFlix. On GTV. Oy. Sa Super Radio DZBB. Peace be with you. Ayan na, alas 5, alas 6, 12 na po ng umaga. Oy. Oras po. Ito na naman tayo sa mainit na maghapon na itong aga-aga palang sumikat ng araw. May wala pang alas 6 eh. Doon sa lugar ni Manny Vargas kanina eh. Laganap na po ang liwanag. Magandang umaga po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, Metro Manila. Metro Manilang matraffic. Pinakamatraffic sa Metro Manila, kaya nalulugi tayo ng 5 billion pesos, sabi ni Presidente, kada araw. Anong dapat natin gawin? Maglagay tayo ng mga mabibilis, maluluwag na mga sasakyan, mga maasa, mga sasakyan, transportasyon, mga kapuso, at saka yung ating infrastruktura. Ayan. Alas 6:12 na. Ebe, ang tanong, mga kapuso, ang tanong. Ang pag-asa ba ang dapat mag-suspend ng klase pag ganitong mainit ang panahon? Yan ang tanong. Yan din ang suhestyon ni Valenzuela City 2nd District Representative Eric Martinez. Pangunahan na daw po ng pag-asa ang pagbalangkas ng mga patakaran at pagre-rekomenda kung magsususpende ng klase kung matindi ang init ng panahon. Climate change, mga kapuso. Ito po yung mga walang pasok ngayon. Ito na yun. Face-to-face classes sa ilang lugar sa bansa, kansilado pa rin ngayong araw na Biyernes dahil sa mainit na panahon kabilang sa Pasay City. Mga taga-Pasay, all levels, public and private, wala kayong pasok dyan. Santa Barbara, Pangasinan. Santa Barbara. Preschool to high school, public and private, walang pasok.
Santa Barbara. Napakainit ng panahon. Bataan, preschool to high school, public and private, wala pong pasok. Pampanga, elementary to high school, public and private, wala pong pasok. General Santos City, preschool to high school, public and private, wala pong pasok. Talisay, Cebu, public schools hanggang Abril 14, Sarangani, all levels public and private hanggang April 19. Suspendido pa rin ang afternoon face-to-face classes sa Banga, Coronadal, Norala, Pulomolok, Santo Niño, Surala, Tantangan, Tibuli at Tupi dyan sa South Cotabato sa Mindanao. Mga kapuso, ito po yung, ito talaga yung heat index eh. Ito talaga, natatala. Ito ang dahilan kung bakit sinasabing ang PAGASA ang dapat daw magsuspende ng klase sapagkat silang nakakaalam ng mga datos. Oh, kahapon po ang heat index mga kapuso, Tuguegarao City, Cagayan, 44 degrees Celsius. Grabing init nun, no? Nakakatusta na ng bumbunan yun. Katarman, Northern Samar, 44 degrees Celsius mga kapuso. Dagupan City, Pangasinan, 42 degrees Celsius. Aparik, Cagayan, 42 degrees Celsius. San Jose, Occidental Mindoro, 42 degrees Celsius. Borlan, Palawan, 42 degrees Celsius. Naku, wala nang buwabasa sa 40. Puro 42, 44. Yaha! Ito naman, ngayong araw na ito, ang ating pong heat index forecast. Tuguegarao City, Cagayan, 43 degrees Celsius. Aborlan, Palawan, 43 degrees Celsius. San Jose, Occidental Mindoro, 42 degrees Celsius. Puerto Princesa City, Palawan, 42 degrees Celsius. Dumanga sa Iloilo, 42 degrees Celsius. Catarman, Northern Samar, 42 degrees Celsius. Nakapaw! Kailangan natin ang maraming tubig. Mag-inom tayo ng maraming tubig. Huwag marumi, ha? Dapat may aqua tubs na. Pati mga manok, dali. May mga namamatay daw na mga manok. Mayroon pa na antala ang paglaki ng mga manok dahil sa mainit na panahon. Sabi ni Jay Feliciano, Pangulo ng United Broiler Racers Association, UBRA. Kaya yung mga kahit mga patpating mga manok, mga patpatin, mga kapuso. Ayan, ha? Kita na yung, sabi nga, ay ang... Ang balat ay sagad to the bones na. Binebenta. Super Radio. Payat na payat. Melo del Prado. Ayan, sa Super Radio. DZW. Init. Ang pangunang epekto niyan is yung delay sa paglaki. Magbibilang ka siguro 2 hanggang 4 na araw. Kapag nagkaroon ka ng delay ng 1 araw, magpapatong. Yun ang napapansin namin. Pero pagdating naman doon sa 4 na araw, sabay-sabay naman maglalabas kung saan naman bababayan. Super Radio Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Maga na po, alas 6:16. Puntahan na natin. Meron daw sunog. May sunog? Alamin natin kung ano na sunog. Alagato? Ano nangyari? Ano na sunog? Mukhang kahit magpadala ng bombero dito ay hindi ito maaapula po yung pelo dahil yung pangklaseng sunog na nangyari sunog na sunog. Parang tustang-tusta yung nangyari sa mga operatiba ng SAIC dito sa Main Avenue dahil sa halip na makapanghuli sila ngayon nakakaiwas sinasadyang umiwas nung mga ambulansya na pasaway na patuloy na dumadaan pa rin dito sa bahagi ng EDSA busway. Yan yung dumadaan na ambulansya na yan. Sinempo niya na wala na yung mga saig bago dumaan dito sa bahagi ng EDSA busway. Ito yung mga miyembro ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC na nanguhuli ng mga pasaway sa bahagi ng EDSA busway. Kanina, may video pa tayong pinadala dyan. Nakapwesto kami, magkakasama ng mga SAIC. Umiwas yung bag. Umiwas yung ambulansya. Dahil namataan na may mga nakatayong operatiba ng SAIC. Pero paglampas dito sa kinilalagyan natin, sa Main Avenue, pasok muli siya sa may Santolan flyover na sa busway at dire-direcho para makaiwas sa mga tauhan ng SAIC na nag-ooperate yan. Nakita mo yung ambulansya, pumasok uli sa flyover po yung Melo. Hindi niya pinasok yung lugar kung saan kami nakapwesto para nang sa ganon hindi matiketan at pagbultahin ng 5,000 na mga tauhan ng SAIC. Kaya ang mga tauhan ng SAIC, napapakamot na lang ang ulo dahil sa tila sadyang may mga pasaway na mga driver ng ambulansya na dumadaan pa rin
sa EDSA busway. Kahapon kasi dito nakapwesto mga tauhan ng tayo kung saan maraming masasakyan ng gobyerno at ambulansya ang natikitan at magmumulta ng 5,000 pesos. Ang ginawa na lang ng tayo, Kuyang Melo, dahil nasunod sila dito, lumipat na lang ng ibang pwesto at hindi na muna natin babanggitin para nang taga doon. Nice. Hindi sila masunog ulit dahil sa nangyayari na mga pasaway dito sa bahagi ng EDSA busway, Kuyang Melo. Para palang ano yan, cat and mouse. Ah. Ay, sinabi mo pa. Ayun. Kasi kung walang bantay, pasaya ang mga pasaway, Kuyang Melo. Kapag nakikita mo naman na may mga huhuli sa'yo, matitikitan ka ng 5,000, papasok ka pa naman ba sa EDSA busway? Siyempre, hindi na. Kaya ang ginawa ng mga tauhan ng TAEC, dahil sunog na sila dito, lumipat muna sila sa ibang lugar para doon manghuli ng mga patuloy na pumapasok sa EDSA busway sa kabila ng mahigpit na pagpapatupad na dito sa bahagi na to ng mga tauhan ng TAEC. Medyo matraffic na ngayon, Alan. Sa batong nakita natin na to, traffic to. Kaya nga yan ang isa sa dahilan kung bakit ginagamit na express lane ng ilang mga pasaway na mga motorista ang bahagi ng EDSA busway. Nakita mo ba yung comparison, Kuyang Melo? Yung mga nata-traffic ng mga privado mga sasakyan at pagkatapos yung napakaluwag na bahagi ng EDSA busway na dinadaanan ng ating mga kababayan na sumasakay at tumatangkilik ng busway. Yun pala naman. Kaya matraffic nga, sabi nga ni Presidente, dapat daw yung traffic na yan, solusyon na sa pag grabe na ang pagkalugi natin. 5 billion pesos kada araw pa lang ngayon ang pagkalugi natin dahil sa traffic sa ating ekonomiya, Alan. O ganun. At kung yung 5 billion pesos na yan, Kuyang Melo, na nalulugi natin kada araw ay nagagamit sa ibang kapaki-pakinabang na paraan, di ba parang na pinag-uusapan nga kanina, baka mas maulan na Pilipinas, Kuyang Melo. Dahil sa sabi mo nga kanina, although binaba yung target nung ano, nung para sa paglago ng ekonomiya, para maging middle income, baka matagal na tayo middle income country. Dahil nga kung nasusolusyonan itong napakabigat na dali ng traffic na to sa bahagi ng EDSA. Malaki nawawala sa ekonomiya dahil sa kabagalan. Ng traffic. Yan. Sa pag-uusad ng mga sasakyan. Isipin mo nila, kung may dadaan dito para mag-deliver ng mga commodities sa mga kalakal, hindi kagad aabot, Kuyang Melo, hindi kagad magagamit dahil sa napakabigat na tali ng trafiko. Ako sa Alacan sa Jemis Prado, DCWP, dapat totoo. Super Radio Melo del Prado sa Super Radio DCWP. Isang katunayan, mga kapuso, yung madalas na may mga aberya sa mga kalsada, yung mga pasaway sa kalsada, kaya ang tugtog natin, pambungad na bilang musikal natin ay tungkol sa mga pasaway. Yung po'y alay sa inyo. Wake up! Alay natin sa inyo yun. Ang pasiglang bilang yun. Mga kapuso, ito, yung mga wala sa kondisyon at saka yung mga barubal sa kalsada, yan ang nangyayari. Nagkakahetot-hetot ang traffic. Nagkakaroon ng disgrasya sa traffic. Meron po isang truck tumagilid sa Marcos Highway. Nasa na ngayon kaya yung truck na yan? Mark Makalalad. Mark, good morning, Mark! Super Radio! Hello, Mark, sa'yo, Kuyang Melo, sa mga kapuso natin. Pasado, alas 6 ng umaga ng Maitabi. Itong elf truck na tumagilid, dito yan sa bahagi na Marcos Highway westbound sa bahagi ng Pasig. Ito ay hahatakin pa lang papunta sa impounding area sa Tumana, Marikina. May taghatak na. May taghatak na. Inayos pa kasi muna, Kuyang Melo, yung truck. At nagkaroon pa ng mahabang paliwanagan sa kung dapat bang hatakin o hindi. Dahil sabi, mukhang kakayanin pa naman daw tumakbo nito. At nagtawag pa ng kinatawan ng truck. Dahil ito ay may kargang semento, Kuyang Melo. Nakausap natin yung driver ng truck kanina at siya ay dumadaing ng sakit sa tagiliran. Kasi sakto, pag tagilid nung truck, yung bewang niya, Kuyang Melo. Sumakit? Ang tinamaan, sumakit daw. Sakit daw ng katawan. Magkagayon man, wala namang ibang nasaktan dito sa aksidente maliban dun sa driver na dumadaing ng sakit ng bewang at malakak. Wala rin ibang sasakyan na dadamay. At lumalabas dito na pumutok yung likod na gulong nitong truck dahilan para mawala ng kontrol yung driver at gumewang-gewang ito
hanggang sa Tumagilid dito sa bahagi ng Marcos Highway kung saan aabot hanggang sa tatlong linya yung inokupa. Itong aksidente na ito, self-accident, yung nangyari Kuyang Melo at inabot din ng mahigit isang oras bago ito tuluyang naitayo kanina hanggang sa maitabi ngayon dahilan para magkaroon ng napakabigat na daloy ng trapiko. Ayan. Eh kaya mainit na yung panahon, Kuyang Melo. Eh yung mga motorista, baka mainit din yung ulo, ha? Yari. Oo. Yari talaga. Eh nababanggit, naririnig ko yung report kanina, Kuyang Melo, yung laki ng nalulugi sa atin sa traffic. 5 billion pesos a day. 5 billion? Mm-hmm. Eh, nakita mo yan. Eh maliban dun sa kakulangan ng infrastruktura at dumarami yung mga sasakyan, kasama rin sa nag-aambak sa aksidente, nabanggit mo na, itong mga sasakyan na wala sa kondisyon, yan, na pwedeng magdulot din ng aksidente at mahapa na daloy ng trapiko, Kuyang Melo, at abala sa kalsada. Mm-hmm. Yan. So sa ngayon, ito Kuyang Melo, ay hahataki na papunta sa Tumana, Marikina. Ang tagal naman maghatak niyan. Tulungan mo na nga yan, hatakin mo na rin, Mark. Oo, tama ka dyan, Kuyang Melo. Eh, kaya na, nag-aambak din yan. Eh, ilang minuto rin yan. Pero yung epekto niyan, alam mo, yung traffic sa Marcos Highway, mula doon sa Antipolo, bahagi ng Antipolo, Pasinak, diretso hanggang Marikina, eh, papunta dito sa bahagi ng Pasig. Kumutan tayo ngayon, naroon. Ang gagawin pa ng ibang mga motorista dyan, sa halip na makalusot na ng mabilis, ordinado na, tumapat ngayon dyan sa aksidente na yan. Abay, babagal-bagal pa yan at mag-uusyoso pa. Mag-uusisa pa. Ano nangyari dyan? Ay, kasali. Hoy, tumuloy na kayo. Good morning! Tanghali na, oy! Tama ka dyan, Kuya. Nabanggit mo yung mga osisero. Oh. Kaya kanina may mga na-tsempohan ako, humihinto, mga naka-motorsiklo. Nagpipicture-picture. May nagpipideo. May mga nag-e-FB live ba? Pag TikTok? Mga ano yun, wag mong sawayin. Mga content creator yun. Mga content creator. Nire-report nila yung nangyari dito sa bahagi ng Marcos. Trabaho nila yun para kumita. Yan. Content creator. Ayan. Okay. Content creator. Para kumita. Para kumita ka, kailangan huwag ka malate sa trabaho mo. Pag na-late ka. Wala na. Altas yan. Altas yan sa sahod. Yan ang sitwasyon dito sa Marcos Highway kung saan ni truck na tumagilid kanina. Ano nyo ka po sa Mike Makalala ng SME, Super Radio, DZBB, dapat totoo. Super Radio, Melo del Prado sa Super Radio, DZBB. Alas 6:26 na po ng umaga, mga kapuso. Balikan natin mamaya-maya yung issue na yan. Ito po, di ba lumindol dyan sa Taiwan? 7.2 ang magnitude. Yun na yung ating pinaka, kumari, iwasan natin. Maiwasan ba natin ang kalikasan? Ha? Ang kalikasan, maiwasan ba natin? O kailangan maghanda lang po tayo. Yun ang pinanalangin natin na huwag dumating dito sa atin yung the big one. Kasi pag sinabi mo the big one, ang lakas daw noon ay 7.2 pataas. Nangyari po sa Taiwan. Yung Taiwan na yan ay may kaugnayan po sa paggalaw ng Philippine Sea Plates. O ibig sabihin, baka konektado tayo doon. Philippine Sea Plates yun. Gumagalaw ng 9 na sentimetro kada taon. Yan. Ang magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan ang sinasabing potensyal na lakas ng the big one sa Metro Manila kapag gumalaw ang West Valley Fault, mga kapuso. At ano pong tatamaan ay di Metro Manila o yung mga karating na mga lugar, mga kapuso, di ba? Central Luzon, papunta pa dyan sa may Calabar. Siyempre, sapul na sapul ang Metro Manila. O ano po ang pwedeng epekto? Aabot po sa 34,000 na tao ang posibleng mamatay dito po sa Metro Manila. Magandang umaga, Metro Manila! Magandang po sa inyo, Metro Manila. Pag nangyari yan, habang 114,000 ang posibleng masaktan at 170,000 ang maaring gumuhong bahay. Lord! Melo del Prado sa Super Radio DZBB. Aba, Lord. Iiwas nyo po kami sa peligro. Ito po yung kanina magkakabit na report tungkol sa traffic ni Alan Gato sa kasi Mark Makalala. Pinagsusumite na po ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga miyembro ng gabinete ng konkretong plano at mungkahi tungkol sa matinding problema sa traffic. Bay, nung araw po, natatandaan ko 3 billion pesos a day lang report ng JICA ang nalulugi sa ekonomiya ng Pilipinas dahil sa traffic. Sa araw-araw po yun. E ngayon pala 5 bilyong piso na. Sama ng inflation doon. Ang nasasayang kada araw dahil sa traffic, maaari pa itong tumaan sa mahigit sa 9 na bilyong
piso kada araw. Ha? Sa 2027, kung hindi masusolusyon, ano na solusyon? Sama-samang tugon sa solusyon, mga kapuso, para sa solusyon, mass transport system, mga tulay, at iba pa para mas mapabilis ang usad ng mga sakyan, mga produkto, at mga tao, mga kapuso. Yun. Super Radio! Ito yun. Melo del Prado sa Super Radio DZBB. The President gave instruction to everyone to submit their recommendations. What the President really wants is a comprehensive, holistic approach to solving the traffic problems. Pati expressway, pabilisin daw, mga tolway. Meron naman sanang regulatory regime for us to be able to penalize those who enter the expressways without sufficient load or with a defective. Kasi ngayon, wala. Super Radio! Melo del Prado sa Super Radio DZBB. Sino sila? Secretary Arsenio Balisaca, National Economic and Development Authority, unang nagsalita. Rogelio Singson, dati po itong Public Works and Highway Secretary at ngayon po'y Presidente at CEO ng Metro Pacific Tollways Corporation. Yun daw mga dumadaan sa expressway na walang load. Oh, walang load ng RFID. Ay pinag-iisipang parusahan sapagkat kayo'y nakaka-traffic. Hindi bababa sa 10,000 sasakyan na depektibo ang RFID stickers o walang load. Ang RFID ang siya nagiging dahilan daw ng traffic sa mga supposed to be mga mabibilis na mga lansangan. Expressway nga kung tawagin natin, mga tollway mga kapuso. Pinag-iisipan maging cashless. Dapat seamless din. Dire-diretso na. Nakaka-traffic pa dyan sa mga gate na yan. Diba? Sa mga toll gate. Ayan. Tsaka yung mga nawawalang load, pwede ba? Good morning! Pakibalik nyo. Alas 6:30 na po ng umaga. Meron ganyan. Totoo yan. Text connect tayo. 0917-594-5941. 0917-594-5941 ang ating Twitter na ngayon po ay X at DZBB na mamalit na letra. Ang ating TikTok naman at DZBB na mamalit na letra. Ang ating FB naman ay Super Radio DZBB 594 kHz. Di nga alam ng mga nawala ng load kung saan ang diferensya. Doon pa sa payment portal o talaga doon sa mga toll operator atisen. Alam mo ba? Sagutin mo nga ako. Alas 6:31 na. Radio na TV pa, Melo pa! Melo del Prado sa Super Radio DZBB. Mga kapuso, maging maingat sa pagbiyahe, lalo na kung may dala kayong sariling sasakyan. Para safe ang pagmamaneho, i-check muna ang inyong sasakyan bago bumiyahe. Para masusi ang pag-check sa inyong sasakyan, gawing gabay ang acronym na Blow Baguettes. B for Brakes, L for Lights, O for Oil, W for Water, B for Battery, A for Air, G for Gas, E for Engine, T for Tires, at S for Self. Ingat sa pagbiyahe at pagmamaneho, mga kapuso! Simula pa lang 2024, the win na! Dahil mula Enero hanggang Marso, number one tayo! Super Radio DZWB ang number one AM station at Barangay LS ang number one FM station. Maraming salamat mga kapuso! Ang sagad hanggang buto. Mamaligtad na ang kanilang mundo. Ginagawa mo dito. Elias! Ikaw si Black Rider. Black Rider. 9:40 p.m. sa GTV. Simula pa lang 2024, the win na! Dahil mula Enero hanggang Marso, number one tayo. Super Radio DZWB ang number one AM station. At Barangay LS ang number one FM station. Maraming salamat mga kapuso. Simula ngayong Lunes, nasa dalawang channel na at mas pinaaga pa ang Happy Time ng Bayan. Weekdays, 11 a.m. Back to back with It's Showtime sa GMA at sa GTV. He's always in it to win it. Bato! Pain mo!
Sabi ko na sa'yo, bumataw niyo pulis. Sir, sa'yo, no, sa'yo. Drunken Tai Chi, Saturday, 6:15 p.m. on G-Flix, on GTV. You're watching Double B TV on GTV. Pasikip daw sa traffic ay yung mga dumadami na kamote motorcycle rider, nadagdag na mga e-jeep at ibas at mga truck na sakop na isang lane sa kalsada. Sabi ng isang texter natin na ang huling apat na numero po ng kanilang kanilang cellphone ay 2428. Eh meron pong bagong patakaran na magkakabisa po sa Abril 15. Yung mga pangunahing lansangan po kung saan bawal dumaan ang mga tricycle, pushcart, pedicabs, kuliglig, e-bike, e-trike, saka light electric vehicles. Memorandum circular po ito. Regulation number 2400206 of 2024 ng MMDA. Ito, Recto Avenue, President Quirino Avenue, Araneta Avenue, Epifanio de los Santos Avenue, Katipunan, CP Garcia, Southeast Metro Manila Expressway, Rojas Boulevard, Taft Avenue, Osmeña Highway, or South Super Highway, Shaw Boulevard, Ortigas Avenue, Magsaysay Boulevard, Aurora Boulevard, Quezon Avenue, Commonwealth Avenue, Iborifacio Avenue, Rizal Avenue, Delpan, Marcos Highway, MacArthur Highway, Elliptical Road, Mindanao Avenue, Marcos Highway, Boni Avenue, Espanya Boulevard, iba pang kalsada na maaaring tukuyin po ng MMDA. Ano po yan? Abril 15 po yan. Yun po yung sagot sa inyong tanong, Mr. 2428. Yan. Okay. Ito tayo sa sunog. Super Radio. Grabing init. Melo del Prado sa Super Radio. DCW. Ilang bahay sa San Andres, Manila na sunog. Manny Vargas, Manny. Super Radio. Hindi lamang doon sa may kahabaan itong Arellano Street dito sa area ng Barangay 753. Sumikla ba nga po ay kundi nadamay na rin maging yung ilan sa mga bahay dito sa tabing estero na sakop itong naturang barangay sa San Andres, Maynila. Nagsimula ng pasado alas 5 ng umaga nang sumikla ba ang sunog na yan na itinihakyat sa ikalawang alarma at mabilis na tumupok sa mga kabahayan na ang ilan ay yari sa kahoy. Sa kabutihang palad, may ilan sa mga bahay na yari sa konkreto Kuyang Melo kung kaya't hindi na ito tuloy ang kumalat pa. Pero sa pagtaya ni Barangay 753 Chairman Romel Bernaldo ay umaabot ng mga nasa 20 hanggang 30 pamilya ang naapektuhan niya dito sa sunog na ito na hindi pa idineklara. Wala pang impormasyon kung naideklara itong under control kung kaya't bantay sarado pa rin ng mga otoridad. Ang isa sa mga titingnan niya na dahilan na ayon kay Chairman Bernardo ay posibleng napabaya ang kandila doon sa pinagsimulan ng sunog. Narito yung bahagi ng mga panayam natin kay Chairman Bernardo at sa isa sa mga fire volunteer na nagsabi na naging pahirapan sa kanila yung pag-apula ng apoy dahil may live wire dito sa lugar. Kaso talagang hindi na kaya ng fire extinguisher namin, naubos na bawat kanto na fire extinguisher, ginamit lahat. Masyadong mataas sa taas nagsimula sa third floor. Pinagmula na kandila, kandilang naiwan na nakaano.
nagtuloy-tuloy siya. Congested yung area ko, medyo masikip. Even yung bahay namin, talagang tupok lahat. Naku po, Sos Mar Yosef. Lahat na halos na wala. May live wire pa kasi nag-spark lahat ng wire dito. Kaya nahirapan kami sa pag-control ng apoy. Okay. Medyo nakukuryente na yung mga fire volunteer natin. Kaya... Asos, nakukuryente na raw yung mga fire volunteer. Oh, ingat. Pero mukhang nagawa na ng paraan yan. Kung kaya't mabilis na tuloy-tuloy na yung operasyon ng mga tauhan ng fire protection at maging na iba't ibang responding mga fire volunteer. Dikit-dikit kasi yung mga bahay dito sa lugar. At kung maalala mo kaya Melo, ito yung isa sa mga lugar na pinuntahan natin dahil may makailang ulit na rin na nagkaroon ng insidente ng sunog dito na may kalakihan. Mm-hmm. Kung kaya talagang nakalerto yung mga otoridad. Tinmutong ano to, tawag dito, Ali. Yan, ito, lito. Ito, mga iskinita, kinunan talaga natin yan. Oo, baka talaga namang kaya't naging pahirapan sa mga otoridad yung kanilang pag-responde. May nakatayo pang poste sa gitna. Tama ka dyan. At ang isa sa mga problema nga, bagamat ginamitan na nila, may mga fire extinguisher, yung mga otoridad, hindi rin kinaya. So ngayon, na ako'y naririto sa may likurang bahagi, itong barangay 753, umikot tayo dito sa may estero, kung saan ilan sa mga kababayan natin ang nagsipala ng magsipagbalikan ng kanilang mga gamit dahil hindi apektado yung kanilang mga bahay. Pero dun sa mga lugar kung saan nga sumiklab mga apoy, ay nanatiling nasa labas ang mga residente. Samantala, ayon kay Chairman Bernardo, kabila sa pansamantalang gagamitin nila ay yung bakanting lote sa tabi ng barangay hall kung saan yan muna ang pansamantalang evacuation. Yes, Timuelo. Wala bang mga na-disgrasyang tao dyan? Sa kabutihan palad, nagtanong na tayo, yun ang magandang balita doon. Pero patuloy pa nilang inaalam yan dahil nga sa napakabilis yung sinasabing paglaki ng apoy mula doon sa isang bahagi kung saan nagsimula yung sunog na di umano dulot ng napabayaang kandila. Siyan mo na ang sitwasyon sa bahaging ito ng barangay 753 San Andres, Manila. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DCWB. Dapat ito. Super Radio Melo del Prado sa Super Radio DCWB. Naglalagab live. Report. Si Manny Vargas. Wow! Si Melo del Prado. Alinyan na natin. Panalo! Pag-asa mga kapuso, si Miss Ana Cloren ng Pag-asa. Sa ating Bantay Panahon. Bantay Panahon! Bantay Panahon muna tayo. Ito na. Miss Ana Cloren, magandang umaga po. Hello, ma'am. Good morning po. Hello. Yes po. Magandang umaga po, Sir Melo. Gandi po sa ating mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan po, merong extension ng kaulapan galing sa isang low pressure area o yung tinatawag po nating trough ng low pressure area. Yung magdudulot po ng maghapong maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa may bahagi ng Davao Region, pati na rin po sa Soccsargent. Pero dito po sa atin sa Metro Manila, pati na rin sa ibang bahagi pa na ating kapuluan. Generally, maaliwalas po yung ating panahon, ngunit mainit po sa tanghali yung ating inaasahan na mararamdaman po dito sa Metro Manila at sa ibang bahagi pa po na ating kapuluan. Mm-hmm. At sa may eastern section po na ating bansa, posible naman po silang makaranas ng mga panandaliang buhos ng pag-ulan, lalo na po ito sa hapon at sa gabi dahil nga po ito sa easterlies na nakaka-apekto po sa malaking bahagi ng ating bansa. May lugar din na uulanin? Ano mga lugar po yung mga posibleng ulanin, Ma'am Ana? Yeah, yung maghapon po na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, inaasahan po natin sa may bahagi po ng Davao Region, pati na rin sa Soccsargent. Pero yung mga isolated mostly nasa eastern section po na ating bansa, Sir Melo. Mm-hmm. At yung areas po na yon ay mga isolated cases naman po. So 15 minutes hanggang 2 hours na po yung pinakamatagal na pag-ulan. Lately lang. Yes po. Panandali ang buhos lang po. Opo. Yun. Magpapalamig ba naman ang pakiramdam yung ganong klase po ng maikling ulan lang, ma'am? Yes, posible naman po kahit papaano maibsan po yung init na kanilang mararamdaman. Pero yun nga, malaking bahagi po na ating bansa ay mababa pa rin po ang chance ng mga pag-ulan. Mainit pa rin, ano? Yes po, opo. Okay, so ganun pala. So ano po ang magiging mas mainit, pinakamainit po ngayong araw na ito sa forecast po ninyo sa heat index, ma'am? Sa heat index po natin, dito po sa may bahagi ng Tugigaraw, Cagayan, naabot po sa 43 degrees Celsius yung heat index ngayong araw. Ganun din po sa ilang bahagi pa po ng Palawan, Occidental Mindoro, at sa may Negros Occidental at Northern Samar, nasa mainit din po o nasa danger zone din po yung kanilang heat index na posible pong maramdaman ngayong araw. At dito po sa atin sa may Metro Manila or sa may Quezon City area, nasa 39 hanggang 40 degrees Celsius po yung heat index na posible po nating maramdaman ngayong maghapon. Mga anong oras po yung katirika ng araw?
Mama Ana? Yes po, magsisimula po itong init na ating panahon ng mga around 10 a.m. po. Yan na po, pasimula na po yan. Magpipik po ito na alas 12 hanggang alas 2 o alas 3 po ng hapon. Mm-hmm. So hanggang sa mga oras po na yan, hanggat maaari iwasan po natin yung mga extreme activities, lalo na po kung tayo ay may sakit. At dahil nga vulnerable po tayo dito sa posible po tayo magka-heat stroke kapag nasobrahan po yung exposure natin sa init ng panahon. Siyempre, ano naman, yung kahit halimbawa yung pasado alas 2 na o pasado alas 3 na, yung init na tumagos o nandun at naipon dun sa mga pader ng init na sa ating mga bahay, yun naman ang sisingaw din, ano? Mama, yes po, oo, yun nga din po, sobrang init kahit nasa loob din po ng bahay. Oo. So yun, medyo mainit nga rin po yung ating mararamdaman. Kaya kahit gabi na, naku, maalinsangan pa rin. Yes po, kahit nabawasan na po yung sikat ng araw. Ay, hanggang kailan po yung ganitong matindi ang init po natin, ma'am? Ngayon pa lang po ito magpipik, ngayong April to May, yan po yung kasagsagan po ng init po natin. Pero mga last week, third or last week po ng May, posible na pong medyo tumataas na po yung chance ng mga thunderstorm, yung mga pag-ulan po natin sa hapon at sa gabi. Opo, sige po. Salamat po, Ma'am Anak Loren. Salamat po, magdamaga. Miss Anak Loren ng Paggasa! Yun o. Grabe. Yan po ang ating Bantay Panahon! Ang oras po natin, alas 6:45 na po ng umaga, radyo na, TV pa, Melo pa! Melo del Prado, sa Super Radio, DZWB! Ang inyong mga pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Orly Trinidad, Melo del Prado, Joel Reyes Zabel, at Rowena Salvacion. Tutok na sa Super Radio DZWB at WBTV. Ngayong Biyernes. Membro siya ng Golden Scorpion. Yes! Pahinga. Ito ba yung sinasabi ni Senator Romero? Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Pag-aari ito ni Aguilar, nakuha namin ito sa libingan niya. Ano mo ito? Anong kailangan mo sa akin? Ang nakaraan mo. The secret of the brotherhood must be hidden at all costs. Assassin's Creed, Friday, 8 p.m. on GFlix, on GTV. We started the season with a bang. And expect the hits to keep on coming. NCAA Season 99 on GTV. Ulitin ko. Susunod ka sa mga sasabihin ko. Susunod ka sa plano. Hindi tayo pwedeng tumalpak. What if the guilt creeps in? Expressway, Saturday 3:30 p.m. on GTV.
6:49 na po ng umaga. Wow! Si Melo del Prado? Panalo! Kahit ano daw mga infrastructure. Mang Levy, good morning po. Nakita namin yung text nyo. Good morning! Sa ating text connect. Ayun, oh. Kahit ano daw klase ng mga infrastruktura at mga regulasyon, kung ang disiplina naman ng tao ay wala, palpak, ayaw sumunod, pasaway, ala din. Traffic pa rin. Teka, balikan natin ang issue po ng suspension ng klase. May nagpapanukala po dito na pag-asa na lang daw ang mag-suspend ng klase. Oo, para po dito sa matinding init ng panahon. Nung araw, hindi naman problema ito eh. Nung dati pa rin yung ating school calendar, nabago na po kasi Agosto ang pasok, di ba? Ngayon? O dati, Hunyo. Di ba, Ate Sen, nung tayo nag-aaral? Nung bata pa si Isabel. Elementary. Ang katapat lang ng suspension ng klase noon, hindi pag-asa, si Dr. Nilo Rosas. Yeah, Dr. Nilo Rosas, saan man kayo naroon, alam namin, ano kayo, busy pa rin. Good morning! Ayan, dating DEX, director ng NCR. Magandang umaga po, Mr. Del Prado. Magandang umaga po, Ginong Del Prado. Ito po ang ating suspension ng pagpapalibang po ng klase ngayong araw na ito. Good morning! Tanda mo yan? Ayun, dahil po meron po babala ng bagyo bilang isa, nakataas po ang babala ng bagyo bilang isa sa Metro Manila, kaya Ginong Del Prado, amin pong inaanunsyo, pinababatid po namin sa publiko na wala pong klase ngayon sa buong Metro Manila. Magandang umaga po, Metro Manila. Magandang umaga, Metro Manila! Na, si Mr. Vladimir Quetoa, National Chairperson Alliance of Concerned Teachers. So, at... Yan! Tanungin natin, magandang umaga po, Mr. Quetoa. Good morning po. Hello? Hello, magandang umaga sir at magandang umaga din sa ating libo-libong tagapakinig. Apo, ay teka at meron pong panukala dito isang congressman, si Congressman Eric Martinez ng Valenzuela City, na pag-asa na raw po ang magbalangkas ng mga patakaran at magrekomenda kung magsususpende ng klase kung matindi ang init ng panahon. Sa ngayon po kasi parang sa akin pong nababalitaan, may mga discretion ngayon yung mga principal, tama ba Mr. Quetoa, na isuspend ang klase po, tama po ba yon? Well, tama yun, sir Mel, no? Sa totoo lang, nagkakaroon ng kalituhan pa nga dyan sa ibaba, no? Halimbawa, ito nangyari, halimbawa, in particular lamang sa Quezon City, no? Walang pasok lang ng Martes at saka ng Webes. Tapos sa ibang mga division na sa syudad ay sumulod din na mga araw, no? Kaya sa totoo lang, maliban sa nagkakalituhan, nagkakaingitan pa nga in some sense. No? Kasi bakit doon may pasok, bakit dito walang pasok? Tapos may ilang mga division din sa totoo lang, umaga lamang ang may pasok tapos bandang hapon ay mawawala na ng klase. Kaya nagkakaroon ng kalituhan tapos pahirap din sa bahagi ng teacher kasi hindi nila alam kung ano ang ituturo nila kung magpe-face to face ka sila o kaya asynchronous kasi pag asynchronous sir ay iba rin siyempre ang aming ihanda doon. Oh, kasi hindi nyo pa alam kung ano ang magiging forecast. Umaga pa lang saka nyo malalaman o kaya gabi pa lang sa aming balitaan sa gabi saka nyo malalaman ang forecast para sa umagang ito sa susunod na araw. Ganun ba yun? Tama po yun. At kung umaga pa mababasa ng mga teacher, halos na nakapasok na yun. Sibin, gumastos na rin siya at nakapaganda na rin sa klase sana. Opo. So, ano ang tama? Sino ang dapat magdeklara ng suspension ng klase para sa heat index o mainit na panahon? Well, tama yung nabanggit nyo kanina. In fact, naabutan ko yung ganyang mga sitwasyon kasi tayo ay graduate ng mga ganyang panahon. Dapat talaga ay DepEd, no? Magkaroon tayo ng malinaw na at klaro talaga na ano no na paano ba mo wala ng klase no, so dapat hindi iasa sa ano sa pag-asa. Halimbawa, sinasabi nilang inilabas nilang memo no, iasa na lamang sa mga school head sa ngayon sa totoo lang kahit more less than 40 yung 35 sa totoo lang pil na pil namin ng mga pang-umaga yung ano eh lalo ni mga panghapon yung init no. So kaya ano eh kaya hindi siya malinaw sa ibaba o sa mga ground na kung saan, alam naman natin, iba-iba rin ang kalagayan sa ano. Karamihan naman talaga dyan, hindi pa init, kundi talaga yung siksikang mga paaralan talaga ang dahilan talaga kung bakit napakainit na klase. At talaga hindi fit na fit, sir, yung Abril at Mayo nagkaklase tayo. Oo. So, di ba parang ano to, moot na ito, sapagkat gumugulong na yung planong ibalik ito sa dati na school opening, Hunyo. Eh, nung araw, Mr. Quetoa, di ba, ang pinag-uusapan lang natin cancellation o suspension ng klase pag may bagyo, hindi dahil sa mainit ang panahon, di ba? Tama po kayo rin, tama kayo po kayo dyan. Kaya nga, nung nakaroon dialogue namin sa DepEd noong January 16, sabi namin sana hindi na maulit yung pangyayari noong nakaraang taon. Pero ngayon, maulit. At posibleng pang maulit next school year kasi ibabalik lamang ang June na klase by 2026 pa pa. Dalawang taon pa? Actually, dalawang taon pa, sir. Kasi ayaw nila ng staggered basis. Kasi
mayroong maapekto ang mga bakasyon ng guro at saka din ang mga estudyante. Opo, sige. Mr. Quitoa, salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Thank you po. Mabuhay po kayo. Mr. Vladimir Quitoa, National Chairperson Alliance of Concerned Teachers. Oras! Alas 6:54 na po ng umaga. Radyo na, TV pa. Melo pa! Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Ang Super Radio Stations Nationwide, sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news, at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Parang napunit from something. Something na galing sa UFO. Mommy, I wish you were still here. Please come back. My Guardian Alien, weeknights, 10:30 p.m. after Black Rider. Mag-aari ito ni Aguilar. Nakuha namin ito sa libingan niya. Ano mga ito? Anong kailangan mo sa akin? Ang nakaraan mo. The secret of the Brotherhood must be hidden at all costs. Assassin's Creed, Friday, 8 p.m. on GFlix, on GTV. That's a statement. Diin kung diin. Back-to-back champions! Congratulations, Letran Squires! You're NCAA 99 Juniors Basketball Champions! Isang karangalan pong ibinabahagi namin na finalists ng New York Festival. Sa sumiklab na digmaan, apektado ang marami nating kababayan. Ang sundo, ang kauna-unahang documentary ng GMA Integrated News 360. Na po ng umaga. Wow! Si Melo del Prado? Panalo! Suportado ng National Parent Teachers Association ang pagsusubmit sa face-to-face classes sa ilang lugar dahil sa matinding init ng panahon. At pinag-uusapan na tawag dito, pangunahan daw ng PAGASA ang pagbalangkas ng mga patakaran at pagre-rekomenda kung magsususpindi ng klase kung matindi ang init ng panahon. Yan! Super Radio! Ngayon. Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Na nararamdaman ng bata, 44, 45 degrees. Kung ihambing natin to sa lagnat, ang lagnat is 37 eh. So lampas sa lagnat itong nararamdaman niya. Kaya wag ipilit dahil baka mag-dehydrate yung bata. Actually, madali naman po siyang i-calculate. Oh, kasi may specific na equation na gagamitin lang. I-input lang yung na-measure ng thermometer. Super Radio! Melo del Prado sa Super Radio DZWB. Ito naman ang atin, mga kapuso. Noong araw po, tag-ulan lang, saka bagyo lang. Yan lang. Simple-simple. Sanay na tayo doon. Kahit bahain, mahina ulan, walang storm signal, ang mga LGU ang namamahala. Naging ganun na nga po eh, dati DEX o DepEd noon. Ayun. Ngayon naman, init naman. Sali na rin sa sinususpend ang klase dahil sa init. Ipapasa ba natin sa PAGASA? Sabi ng PAGASA na kung hindi, masyadong malawak itong Pilipinas na ito at iba-iba nga naman ang sitwasyon dati kasi ng PAGASA. Sasabi, ang PAGASA ngayon, ang sinasabi po nila, iba-iba ang mga kondisyon sa mga bawat lokalidad. So, nandyan yung topography, mga kapuso. Yung physical feature ng isang lugar, mabundok ba doon? Malapit ba sa dagat? Iba-iba po ang init na mararamdaman. Syudad ba ito? Sementado? Gusali? Crowded ba ito? May bukid ba ito?
maaliwalas, may congestion ba ito, mga kapuso, may gusali. Mga ganyan po. Huwag na nating pag-usapan, ibabalik na pala. Super naman Radio. Sa dati. Melo Del Prado sa Super Radio DZWB. Salamat po mga kapuso. Ito po na ang ating maikli lang naman ito. Sa Servicio Pulido. Manila Water mga kapuso, 10 p.m. to 4 a.m. Antipolo City, Rizal, ilang bahagi po ng Barangay Kupang. Mawalan po ng supply ng tubig. Maynilad, 10 p.m. to 6 a.m. Bacoor City, Cavite, ilang bahagi po ng Barangay Kaingin at Maliksi, 3. Mawalan po ng supply ng tubig. Sa Servicio Pulido. Salamat po mga kapuso. Magbabalita na po kami. Ako po naman ang inyong lingkod. Wow! Si Melo Del Prado? Panalo! Ikapito na po ng umaga. Radyo na TV pa, Melo pa! Melo Del Prado sa Super Radio DZWB. Tapat sa balita, yan ang aming anata. DZWB Super Radio 594. Lagi naka-alerto, servisyo, totoo. DZWB Kapuso nyo sa radyo. Walang pinitilingan, walang pinoprotektahan. Servisyo, totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maasahan. DZWB Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. DZWB, servisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. DZWB Super Radio. Super balita sa umaga nationwide. Standby! Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Oras, 3 minuto makalipas ang alas 7. Sa inyo ng Super Radyo DZWB at lahat ng Super Radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live ngayong umaga, ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radyo DZWB. Narito sina Joel Reyes-Avel at Melo Del Prado. Yernes po ngayon, ika-5 sa panang Abril, taong 2024. Sa ating mga headlines, presyo ho ng delatang sardinas, posibleng tumaas matapos suspindihin ang clearance para sa pag-aangkat ng galunggong, makirel at bonito. Ilang paaralan, suspendido ang face-to-face classes ngayong araw dahil sa inaasahang matinding init ng panahon. Pagsuspindi ng klase kapag matindi ang init ng panahon, ibinungkahin ang isang mambabatas na ipaubaya sa pag-asa. Bilang na mga kaso ng scabies o galis-aso at pigsa sa mga piitan,
dumarami ngayong sobrang init po ng panahon. Ayon po yan sa Bureau of Jail Management and Penology, BJMP. Pangulong Bongbong Marcos, pinagsusumiti ang mga miyembro ng gabinete ng rekomendasyon para mabigyan ang solusyon ng matinding problema sa daloy ng trapiko. Mga dumaraan sa expressway na walang load o depektibo pong RFID, pinag-aaralan ng patawa ng parusa. Magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan, maaring magsilbing sulyap sa pinangangabahang The Big One o malakas na lindol na posibleng tumama sa Pilipinas. Balikatan exercise sa pagitan po ng Pilipinas at Amerika, isasagawa hanggang sa dulo ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Taekwondo coach, itinangging ipinabugbog niya ang babaeng yellow belter na pinaspar sa lalaking black belter. Super Balita sa Umaga, Nationwide! Mga kapuso, huwag mong papauli sa malalaking mga balita. Talakayan sa malalaking mga issue. Subscribe na po kayo sa YouTube channel ng DCBB. Magtungo po sa at DCBB594 at DCBB594 sa YouTube at mag-subscribe. Bantay Panahon! Apektado po ng trough o extension ng low pressure area ang Mindanao. Umiiral naman po ang ridge of high pressure area sa silangang bahagi ng Hilagang Luzon. Dulot po ng extension ng namumungsama ng panahon ang Davao Region at Soksarjen ay makakaranas po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa magkakaroon naman ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mga pagulan, pagulog at pagkidlat dulot po ng localized thunderstorm o kaya yung easterlies o kaya yung mainit na hangin mula ho sa karagatang Pasipiko. Bantay Panahon! Ito ang Super Balita sa Umaga, Nationwide! Ito, posibleng magtaas po ng presyo ng delatang sardinas. Ito ang babala ni Francisco Buencamino, Executive Director ng Canned Sardines Association of the Philippines, kasunod ng utos po ng Department of Agriculture na suspindihin ang pagbibigay ng clearance para sa pag-aangkat ng galunggong, makirel at bonito. Mataas ang presyo, meron pa pa ba ang supply? You know, eh kasi nakikita sa mga pamilihan pare, yung mga ini-import na, dapat to nilalagay lang po ito sa dilata eh. Pero binibenta po sa mga pamilihan, sa mga palengke. Eh huwag nyo namang taasan kasi ang abot kaya lang ng mga mahirap, sardinas na nga lang. Po. Opo, ayon pa kay Buencamino, bagamat sangayon sila sa paghihinto po ng ilegal na pagpupuslit po ng imported na isda sa mga palengke, hindi naman naman sila nakonsulta bago ilabas ang utos ng Department of Agriculture. Medyo nabigla lang siguro ang industriya na biglang nahihinto nang walang usapan muna sa industriya between government and industry so that we could find ways and means on how to control it of going into the public market. Nako, parang tinatakot ang gobyerno. Kapag ituloy yung kanilang balak. Tinuloy sardinas, oh. Ang papayat. Oh. Ay, ang papayat, naman, puro sabaw na. Anemic, pare, anemic. Dinig po ni Francisco Buencamino po yan, Executive Director ng Canned Sardines Association of the Philippines. Sinabi naman na Department of Agriculture na maaari pa rin mag-angkat po ng makirel, pero may mga ilalatag silang kondisyon. I do not believe yung sinasabi nila. Basically, ang nakalagay dun sa aking Department of Municipal Order, kung hindi naman sila mawawala ng kanilang canned mackerel eh. Ang nakalagay dun sa makan for the canners, they can still import the same amount of mackerel. Pero may babasihan na yung VAT sales nila. Yun o. Hindi niya maloloko si Secretary. Galing po sa industriya ng pag-iisda yan. Aba naman. Ay, tinig po ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. Sa gitna nito ay tiniyak naman ng Department of Trade and Industry na minomonitor po nila ang sitwasyon para masiguro na hindi maapektuhan yung mga mamimili sa posibleng pagmahal ng delatang sardinas. Pero ano yata yung tinitinda ni na Secretary nun eh? Ano? Yung smoke fish. Ah, ganoon. Uh-huh. Yung mga tinapa. Hindi yung ano. Hindi ba ganito? Sardinas. Baka meron din silang ganyan. Ang oras po natin, 8 minuto na po makalipas ang 7 ng umaga na di-delay o naantala ang paglaki ng mga manok dahil sa mainit na panahon. Ayon kay Jay Feliciano, presidente ng United Broiler Raisers Association o UBRA, ramdam na ng ilang may-ari ng manukan ang epekto ng El Nino dahil naantala ng 2 hanggang 4 na araw ang paglaki ng mga manok. Sa
kabila nito, sinabi ni Feliciano na hindi nila nakikita na magkakaroon ng kakulangan sa supply ng manok at dapat ay matatag ang presyo nito. Init, ang pangunahing epekto niyan is delay sa paglaki. Magbibilang ka siguro 2 hanggang 4 na araw. No? Kapag nagkaroon ka ng delay ng 1 araw, magpapatong. Yun ang napapansin namin. Pero pagdating naman doon sa 4 na araw, sababay-sabay naman maglalabas kung saan naman bababayan. Ang teenage ni Jay Feliciano, presidente ng United Broiler Raisers Association. Sa ngayon, ang farm gate price ng manok ay nasa 95 piso hanggang 102 piso kada kilo. Kaya naman dapat ay naglalaro ang retail price ng manok sa 160 piso hanggang 190 piso kada kilo. Super Radyo! Tututukan ng Department of Trade and Industry, DTI, ang pagkakaroon po ng maayos na distribution system para matiyak ang food security ng bansa. Ay kay Trade and Industry Undersecretary Mary Jean Pacheco, ang Nueva Vizcaya Agricultural Terminal na pinakamalaking food hub. Umano ngayon nang nagsusupply ng mga produkto sa ilang malalaking buyer. Kasama rin sa target ng kagawaran ang pagpapababa ng gasto sa pagbiyahe ng agricultural products kasama pong pagtanggal sa pass-through fees ng mga lokal na pamahalaan. Gayun din ang dagdag na logistic infrastructures gaya po ng mga lansangan. Sinisikap din po ng DTI na ayusin po yung problema sa supply chain gaya po ng pagkakalob po ng financial assistance sa mga magsasaka. Isinusulong din po ng kagawaran yung paggamit po ng food grade plastic sa halip na yung nakasanayang supot para ho nahahanginan yung mga produktong pang-agrikultura at mabawasan ang pagkabulok ng mga ito. Ang oras po natin ay 11:01 na po makalipas ang 7 ng umaga. Kansilado pa rin ang face-to-face classes sa ilang lugar sa bansa ngayong araw ng Biyernes dahil sa inaasahang matinding init ng panahon. Kabilang na dyan ang mga sumusunod na lugar: Pasay City, All Levels Public and Private, Santa Barbara, Pangasinan, Preschool to High School Public and Private, Bataan, Preschool to High School Public and Private, Pampanga, Elementary to High School Public and Private, General Santo City Preschool to High School Public and Private, Talisay Cebu Public Schools hanggang April 14, Sarangani All Levels Public and Private hanggang April 19, suspendido pa rin ng afternoon face-to-face classes sa Banga, Coronadal, Norala, Pulumulok, Santo Niño, Sorala, Tantangan, Tibuli at Tupi sa South Cotabato. Samantala, 16 na paaralan sa Puerto Princesa, Palawan, nagpapatupad na ng alternative delivery mode of learning dahil sa matinding hindi init ang panahon. Junfred Calamba, Super Radio Palawan. Junfred! Super Radio! Umaabot na sa 16 na mga paaralan sa lungsod ng Puerto Princesa ang nagpapatupad ngayon ng Alternative Delivery Mode of Learning o ADM bunsod ng matinding init ng panahon. Ayon kay Ginong Erwin Hangit, Acting Division Information Officer ng City DepEd, mula April 2 hanggang kahapon, nagsimula ng lumipat sa ADM ang ilang mga paaralan dito sa lungsod. 10 eskwelahan na karamihan umano ay mga elementary school ang nagsasagawa ng blended learning, habang 5 naman ang nagpapatupad ng shortened classes at isang nag-shift sa modular learning. Sa panayam ng Super Radio kay Ms. Eileen Dario, Officer in Charge ng Health and Nutrition Section na City DepEd, sinisiguro umano nilang nasusunod ng mga school heads ang mga memorandum ng kagawaran para sa preventive measures at guidelines na dapat gawin ng mga eskwelahan para maprotektahan ang mga estudyante laban sa mainit na panahon. Ako si Junfred Calamba ng GMA Super Radio Palawan, nag-uulat sa GMA Super Radio DCBB. Dapat totoo. Yung half day na klase ay patutupad daw po sa Island Garden City of Samal dyan sa Davao del Norte dahil po sa matinding init po ng panahon. Alamin natin ang balita yung malaki, Jessa Torrefranca. Super Radio Davao, Jessa, pasok. Super Radio! Sisimulan ngayong araw ang pagpatupad ng half-day na face-to-face classes sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Island Garden City of Samal, Davao del Norte, dahil sa nararanasang mainit na panahon na sinabayan pa ng problema sa kuryente sa isla. Sa pinalabas na Executive Order No. 21 Series of 2024 na permado ni Igako Samal Mayor Aldavid Uy, pansamantalang ipapatupad ang half-day na klase mula alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At pagpapatupad naman ng module distance learning o online class ang paralan sa hapon upang hindi maantala ang edukasyon ng mga bata. Magtatagal ang nasabing hakbang hanggang Abril 30 ngayong taon. Samantala, nakadepende naman sa mga kolehiyo at universidad sa isla kung magpapatupad din ng half-day na face-to-face na klase.
Ako si Jessa Tarafranca ng GMA Super Radio Davao, nag-uulat para sa Super Radio DZBB, dapat totoo. Super Radio. Tinutulak po ni Valenzuela City 2nd District Representative Eric Martinez na ipaubaya na po sa PAGASA ang pagsuspindi ng klase sa mga paaralan tuwing matindi ang init po ng panahon. Ayon po sa kongresista, mabuting pag-aralan ang pag-angat sa PAGASA bilang primary authority pagdating po sa mga tinatawag na weather-related decision-making. Anya, ang PAGASA ang meron pong malawak na kaalaman at nagtataglay ng mapagkakatiwalaang mga datos kumpara po sa mga lokal na pamahalaan. Sinabi naman ng PAGASA Deputy Administrator for Research and Development, Dr. Mar Villafuerte, na bukas po sila sa panukalang yan, ngunit baka hindi umano nila kayang magbigay na eksaktong datos sa bawat bayan at lungsod po sa buong bansa. Limited ang stations ni PAGASA. Hindi naman lahat ng municipalities ay meron tayo. For example, dito na lang sa Metro Manila, meron lang tayong dalawang stations. Isa yung nasa Pasay, and then isa itong nandito sa Quezon City. So, of course, ang worry ng iba, halimbawa, taga Valenzuela siya. Ganon din po ba yung sa amin na mararamdaman? Anya, hindi rin sapat ang bilang po ng kanilang mga instrumento na otomatikong nagpapadala ng datos sa isang central station. Mas maganda umano kung may kanya-kanyang instrumento ang mga munisipalidad para sila na mismo ang makapagdesisyon kung sakali masyadong mataas ang heat index o damang init. Actually, madali naman po siyang i-calculate, no? Kasi may specific na equation na gagamitin lang. I-input lang yung na-measure ng thermometer. Yun o. Inig po ni Dr. Mar Villafuerte, Deputy Administrator for Research and Development, PAGASA. Apektado na ang performance sa paaralan ng ilang estudyante dahil sa mainit na panahon o matinding init. Dahil dito, sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Basic Education, na hindi na dapat pilitin ang mga mag-paaralan na pumasok ang mga estudyante, lalo na kung nasa mahigit sa 40 degrees Celsius na ang heat index o damang init. Na nararamdaman ng bata, 44, 45 degrees. Kung ihambing natin to sa lagnat, ang lagnat is 37 eh. So lampas sa lagnat itong nararamdaman niya. Kaya wag ipilit dahil baka mag-dehydrate yung bata. Ang tinig po ni Senator Sherwin Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Basic Education, sa 31 ng Mayo pa matatapos ang kasalukuyang school year habang nag-transition sa bagong school year na nakaiwas sa tag-init. At batay sa pagtaya ng Department of Education, sa school year 2026-2027 pagganap itong maibabalik sa dating school calendar. Kaya naman sa panahon ng tag-init sa susunod na taon ay makararanas muli ng matinding init ang mga estudyante. Dulot nito, nanawagan ng Teachers Dignity Coalition sa DepEd na ibalik na sa Abril at Mayo ang bakasyon ng mga estudyante. Kung itutuloy pa rin ang DepEd, no, yung pasukan hanggang May 16, 2025, ganun din, mag-suffer din yung ating mga bata at eventually ay magka-cut din ng mga klase or mag-suspend ng mga face-to-face classes. Ang tinig ni Benjo Basas, Chairman ng Teachers Dignity Coalition. Patuloy ang pagbaba ng antas ng tubig sa ilang dams sa Luzon dahil po sa epekto ng El Nino. Batay po sa datos po ng Hydro Meteorology Division ng PAGASA kahapon ng umaga, baba po sa 197.87 meters ang level ng tubig sa Angat Dam. Mas mataas na lamang po ito ng mahigit sa 17 metro kumpara sa minimum operating level ng Angat Dam na 180 meters. Bukod po sa Angat Dam, bumaba rin po ang level ng tubig sa Ipo Dam, Ambuklaw Dam, Binga Dam, San Roque Dam, Pantabangan Dam, at Kaliraya Dam. Yung antas po ng tubig sa Angat Dam, patuloy pa rin pong nababawasan. Ano na ang sukat ngayon? Alamin natin ang balita ngayon mula kay Alan Gatusalan. Pasok! Super Radio! Ngayong umaga, batay sa talaan ng PAGASA Hydro Meteorology Division, nabawasan pa ng 29 na sentimetro ang antas ng tubig ng Angat Dam kaninang alas 6 ng umaga. Kaya nasa 197.58 meters na ito kaninang umaga kumpara sa 197.87 meters sa antas kahapon. Dahil dito umaabot na sa 14.42 meters ang agwat nito mula sa 212 meters na normal high water level. Pero nasa 17.58 meters na lang ang agwat nito sa 180 meters na minimum operating level ng Angat Dam. Maliban sa Angat Dam, bumaba rin ang level ng Ipo, Lamesa, Ambuklaw, Binga, Pantabangan at maging ang Kaliraya Dam. Ako siya ng Gatos ng GMA Super Radio DZBB. Dapat totoo. Super Radio! Ang lunsod po ng Iloilo, posibleng isailalim po sa state of calamity dahil po sa kakulangan ng supply ng
tubig! Alamin natin ang balitang yan mula sa GMA Integrated News. Magulat po si Sen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Sen, pasok! Super Radio! Joel, makaraang isailalim sa state of calamity ang Iloilo City dahil sa pertussis outbreak. Sa ngayon, posible na namang ideklara ang state of calamity sa lungsod dahil naman sa kakulangan ng supply ng tubig. 18,000 mula sa 75 hanggang 100,000 projected population mula sa 25 barangay sa Iloilo City na isinailalim sa Climate and Disaster Risk Assessment ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office ang apektado na ng kakulangan sa supply ng tubig. Ito ay kumakatawan sa mahigit 15% ng projected population ng lungsod dahil dito maaaring isailalim sa state of calamity ang lungsod. Ngayong araw ng Biyernes, April 5, nakatakdang magpulong ang Task Force El Nino ng lungsod upang pag-usapan ang mga hakbang na maaaring gawing kaugnay ng sitwasyon at ang posibleng paggawa ng rekomendasyon sa Iloilo City Council na magdeklara ng state of calamity. Sakaling isailalim sa pangalawang state of calamity ang Iloilo City, pangunahing aksyon ng LGU ang pagsasagawa ng water rationing. Sa ngayon pa lang, Joel, nagpapa-inventaryo na ang General Services Office para alamin kung saan ilalagay ang mga water tank na lalagyan ng i-deliver na tubig. Plano ng LGU na kumuha ng tubig sa mga pinagkukuhanan rin ng supply ng water distributor sa Metro Iloilo ng Metro Pacific Iloilo Water. Joel, kumpiyansa naman ang Iloilo City LGU na hindi nakukulangin ng tubig na irarasyon dahil tiniyak sa kanila ng MPIW na sapat ang supply nito. Ako si Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV 1 Western Visayas at GMA Integrated News, nag-uulat sa Super Radio DZBB, dapat totoo. Salamat Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Super Radio! Ang oras po natin, alas 7.21 na po ng umaga, dumarami na ang mga kaso ng scabies o galis aso at pigsa sa mga persons deprived of liberty sa iba't ibang city jail. Bukod kasi sa siksikan ay nakararanas ng matinding init ang mga preso. Para makatulog ay dapat patagilid ang paghiga at ang mga wala ng mahigaan ay mapipilitang umupo, magdamag. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, sobrang siksikan ang mga preso sa karamihan ng mga jail facility na kanilang pinangasiwaan. At dahil siksikan, madaling magkahawahan ng tinatawag na summer-related diseases sa mga PDL tulad ng pigsa at galis aso. Marami ho ngayon tayo na merong scabies. And pasintabi po doon sa mga kumakain, meron na rin po sila mga reported ng boils. You know, ang mga karaniwan or pigsa, natin. No? Or pigsa. Meron po tayong karagdagan doktor na nahir po tayo. At yun po, may mga jail nurses po tayo. Ang tinig ni Jail Director Ruel Rivera, Director ng Bureau of Jail Management and Penology. Sapat ang supply ng tubig sa mga pita na pinangangasiwaan ng Bureau of Corrections. Ito ang tiniyak ni Undersecretary Gregorio Katapang, Director General, Bucor, kasunod na rin po ng matinding init na nararanasan sa Pilipinas. Ayon po kay Katapang, sapat ang inuming tubig ng mga persons deprived of liberty dahil nagpagawa ang Bucor ng mapagkukunan po ng malinis na tubig. May sapat na tubig din na maaari namang magamit ang mga PDL na panligo. Sinabi ho ni Katapang na nakatutulong rin ang paggiba nila sa mga kubol para pumasok po't umikot ang hangin sa mga pitan. Ay nakatulong po yung paggiba natin ng mga dingding ng mga kubol. Yung mga kubol. Ah, okay, okay. Lagusan na po yung hangin. Ay, dati, ano sila eh, nakakulong eh. Di mo nakikita kung anong pinagagawa sa loob. Ngayon, nakikita sila, nakakatulong din. Tumatagos ang hangin sa kanila, maaliwalas na sila ngayon. Kasabay nito, sinabi ni Katapang na tuloy-tuloy pa rin ang paglilipat sa mga PDL sa ibang pasilidad para mas mapaluwag ang mga piitan. Pag pinagsama-sama mo yan, more or less mga almost 3,000 na po ang nailipat natin. Tinig po ni Undersecretary Gregorio Katapang, Director General, Bureau of Corrections. Super Radio! Samantala, hindi pa ganoon kadami ang naospital dahil sa mainit na panahon. Sa panayam ng Super Radio, DZWB, sinabi ni Dr. Jose Rene Tegrano, Pangulo ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o PHAPI na kalimitan na mga pasyente hanggang emergency room lamang at wala nang pangailangan para ma-confine. Yeah, meron pong nagpo-consulta pero hanggang mga emergency room lang po. Ano? Yeah. And then hindi naman po sila usually nako-confine kasi after ma-stabilize po yung kanilang mga
naramdaman sa sobrang init, ay pinapauwi na rin po. Ang tinig ni Dr. Jose Rene Degrano, Pangulo ng Private Hospitals Association of the Philippines. Samantala, mahigit sa 50 sa mga establishmentong itinayo sa protected area ng Mount Apo, wala umanong kaukulang dokumento. Mula sa GMA Integrated News, magulat si Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Argil, Super Radyo! Joel Melo mismo si DNR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga ang personal na bumisita sa Barangay Kapatagan de Gustadi at Barangay Managa Pansalan Davao Sur upang alamin ang kondisyon ng Mount Apo National Park. Ito ay matapos ma-report na may mga istruktura na itinayo sa protected area. Sa inisyal na datos ng DNR, may 76 na establishmento ang itinayo sa multiple use zone ng Mount Apo National Park. Tatlo sa mga ito ang fully compliant o nakakompleto sa mga kinakailangan clearance mula sa Protected Area Management Board o PAMBI, Environmental Compliance Certificate o ECC at Special Use Agreement in Protected Areas o SAPA. 6 ang may PAMBI clearance at ECC, 34 naman ang mayroong PAMBI clearance at 53 naman ang walang kaukulang dokumento mula sa DNR. 2 Highland Resorts na may PAMBI clearance at ECC ang inspeksyon ni Secretary Loizaga kasama si Presidential Assistant for Eastern Mindanao Secretary Leo Magno at Senator Bato de la Rosa. Inalam nila ang mga naitayong development sa naturang lugar. Ayon sa opisyal na isa sa mga binisitang resort, pinoproseso na nila ang pagkuha ng SAPA upang makompleto ang kanilang mga dokumento. Melo Joel, bibigyan naman daw ng DNR ng palugit ang mga nasabing sabisimento na may kulang o wala pang kaukalang papeles para makapag-comply. Ako si Orgil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao at GMA Integrated News. Nagulat sa Super Radio DZBB. Dapat totoo. Salamat Orgil Relator, GMA Regional TV 1 Mindanao. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga, Nationwide! Mga kapuso, kayo ba'y makakalimutin na sa dami ng inaasikaso at iniintindi araw-araw? Stress out na sa sunod-sunod na meeting at classes. Makakalimutin ka ba lagi? Suot mo ng salamin mo, hinahanap mo pa, nakasakay ka na ng sasakyan, tapos naiwan pala ang cellphone at ibang gamit mo sa school. Nag-review ka naman. Pagdating na exam, nakalimutan ang pinag-aralan. Mahirap pag maraming nakakalimutan. Para brainy good, dapat healthy lifestyle. Iwas sa puyat, mag-exercise regularly at kumain ng masustansyang pagkain. Pwede mo ring samahan ng Memo Plus Gold. Gawa sa pure and natural bacopa munyera para laging focus at mentally alert, mga kapuso. Memo Plus Gold lamang ang brainy good. Ang Memo Plus Gold ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug Outlet at sa mga pangunahing butika nationwide. Online din sa Shopee at Lazada. Paalala lang po, ang Memo Plus Gold ay hindi isang gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras, alas 7:27, radyo na. TV pa. Kortisiya na. Disiplina pa. Toddlers 1 year old, 2 years old, and up to 3 years old with probiotics and DHA. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Ngayong Biyernes. Sayurin niyo ang buong isla lakdan. Siguraduhin niyo walang matitirang sindikato. Ako na kayo! Manawag! Uy, tumala! Uy! Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV.
nakakakita po tayo ng check, ano bang unang pumapasok sa ating isip? Pag may check, ibig sabihin tama, wasto, mga kapuso. Eh yung check po ng Right Med, ano nga bang ibig sabihin po niya? Ito, mga kapuso. Pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Yan po ang ibig sabihin po ng check po ng Right Med. Dahil ang mga gamot po ng Right Med, abot kaya po ang presyo. Pero high quality po ang pagkakagawa. Hindi po kayo meminosin. Kaya kapag hanap po yung gamot, huwag po kayo mahiya magtanong. Hanapin po ang check po ng Right Med. Para sa mga produktong Right Med, bisitahin po kanilang Facebook page, website, www.rightmed.com.ph. If symptoms persist, consult your doctor. Super Balita sa Umaga, Nationwide! Tala mga kapuso! Magpapaigting pa ng pangigayat sa mga foreign investor para mamuhunan sa Pilipinas, magpapatuloy ayon po sa NEDA. Alamin natin ang balitang yan mula kay Manny Vargas. Man, go! Super Radyo! Hindi nga titigil ang Administrasyong Marcos sa agresibo nitong panliligaw sa mga dayuhang negosyante na mamuhunan sa bansa bukod sa pagpasok sa marami pang kasunduang pangkalakalan sa iba't ibang mga bansa. Inihayag ito ni National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Pabalisakan sa gitna ng mga pagbiyahe pa rin ng Pangulong Bongbong Marcos. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni Balisakan na positibo ang ibinubunga ng promosyon ng Pangulong Marcos sa bansa. Ang ganitong pagsikap ayon sa kalihim ay bahagi ng commitment ng administrasyon na may pagpatuloy ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Tinukoy pa nga ni Balisakan bilang halimbawa ang record high na export o iniluwas ng mga produkto na pinakamalaki sa nakalipas na maraming taon. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DCWB. Dapat totoo. Pinagsusumite ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga miyembro po ng kanyang gabinete ng rekomendasyon para mabigyan ng solusyon ang matinding problema sa daloy po ng trapiko. Ito sinabi ni National Economic and Development Authority NEDA Secretary Arsenio Balisakan nang pulungin ng Pangulo ang kanyang gabinete. The President gave instruction to everyone to submit their recommendations. What the President really wants is a comprehensive, holistic approach to solving the traffic problem. Tinig po ni NEDA Secretary Arsenio Balisakan, batay po sa isang pag-aaral noong 2020, halos 5 bilyong piso, 5 billion pesos ang nasasayang sa Pilipinas kada araw dahil nga po sa buhol-buhol na traffic. Pari pa iyang umakyat sa mahigit 9 na bilyong piso kada araw pagsabit po ng 2027 kung hindi po masosolusyonan ang matinding traffic! Super Radyo! Ang oras po natin, alas 7.31 na po ng umaga, pinag-aaralan ng patawan ng parusa mga dumaraan sa expressway na walang load o depektibo ang RFID. Kasunod dyan ang Sinabi ng pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX na nakadagdag sa problema sa bigat ng daloy ng trapiko ang hindi bababa sa 10,000 sasakyan na depektibo ang RFID stickers o kaya ay walang load ang RFID. Meron naman sanang regulatory regime for us to be able to penalize those who enter the expressways without sufficient load or with a defective. Kasi ngayon, wala. Ang tinig po ni Rogelio Singson, Presidente at Chief Executive Officer ng Metro Manila o Metro Pacific Tollways Corporation. Ayon sa Toll Regulatory Board o TRB, maglalabas sila ng kautusan kaugnay sa paglalagay ng signage na bawal pumasok sa tollways kung halimbawang walang load ang RFID. Kung lalabagin ito, pwedeng matikita ng motorista para sa disregarding traffic sign. Nakikita rin solusyon para mapabilis ang daloy ng mga sasakyan ang planong pag-aalis sa mga barrier sa mga toll plaza at gawing cashless ang transaction. May mekanismo naman umano para masingil ang lahat ng daraan na sasakyan. Nag-upgrade na rin umano ng RFID stickers at readers ang NLEX at SLEX. We're talking with TRB, SLEX and NLEX to come up with a barrierless tollways starting around November. So wala na hong barrier na yan. We will implement sometime in June the cashless or contactless program in all tollways under TRB's jurisdiction. And in July or thereafter, we will implement the interoperability phase 3, meaning we will have one account or one wallet with one RFID. Ang tinig din na House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo at Attorney Calvin Carullo, Executive Director ng Toll Regulatory Board. Super Radyo! Tinikita ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ang ilang ambulansya at mga sasakyan ng
MMDA, Armed Forces of the Philippines at Philippine Drug Enforcement Agency, PIDEA, dahil po sa pagdaan sa EDSA busway. Paliwanag po ni MMDA Chairman Romando Ortiz, hindi maaaring dumaan sa EDSA busway ang mga ambulansya kung wala silang sakay na pasyente. Kung walang sakay na pasyente ay hindi po pwedeng gumamit ng bus carousel. So even yung excuse na pipick up kami ng pasyente ay hindi po ina-accept dahil otherwise lahat po magki-claim na papunta sila sa pasyente. Samantala, dalawang shuttle bus naman ng MMDA na huling dumaan sa EDSA busway pero nangatwiran yung driver po nito na batay po sa hawak po nilang dokumento. Pinapayagan ng MMDA ang pagdaan sa busway ng kanilang mga shuttle bus ay... Tanga. Ganun pa man, sa dokumento mula sa Department of Transportation, hindi kasama ang MMDA shuttle bus sa mga pinapayagang dumaan sa EDSA busway. Hindi kinilala ng enforcer ang naturang dokumento kaya tinikitan pa rin ang shuttle bus. Iniimbestigahan naman po namin kung may kalituhan po on the part of the agency. Ako po na lang personal ang magbabayad po ng penalty ng ating driver. Si chairman ang magbabayad. Si chairman, abono. Dahil doon sa katanghan. Yung kanyang driver, ano ba yan? 5,000 piso po multa na sadyang tinaasan para hindi na magtangka pa ang mga motorista na dumaan sa EDSA busway. Pero marami pa rin pong lumalabag kaya muling itinulak po ng MMDA ang no contact apprehension at nakipag-ugnay na sila sa Land Transportation Office. Hindi namin kayang bantayan 24 hours yung entire stretch ng EDSA. Nag-usap po kami kasi ng LTO tungkol dito. Since hindi naman sila kasama sa pinagbawala ng Korte Supremo. Tinig po yan ni MMDA Chairman Romando Artes. Ipinatitiyak ng Philippine National Railways na sapat ang mga bus para sa mga pasaherong apektado ng tigil operasyon ng PNR sa Metro Manila. Ayon kay PNR Chairman Michael Ted Macapagal, yan ay upang matiyak na may masasakyan na mga dating pasahero ng PNR. Kung maraming sumasakay at kulang ang buses, we will deploy more buses. Sa ngayon, mayroong 25 bus ang bumibiyahe para tugunan ang 30,000 pasahero. Pero kapansin-pansin na hindi gaano karami ang mga pasaherong sumasakay sa bus kung ikukumpara sa nakikitang araw-araw na pumipila sa tren noon. May kamahalan kasi ang pasahe sa bus kung ikukumpara sa pagsakay sa tren. Ang pamasahe kasi sa tren noon na mula Tutuban hanggang Bikutan ay umabot lamang sa 25 piso. Lubhang mas mura ito kumpara sa 50 pisong pasahe sa bus. At dahil dito, sinabi ni Macapagal na idudulog niya ang naturang isyu kay Transportation Secretary Jaime Bautista. Idudulog ko po ito sa opisina ni Secretary Jimmy Bautista, no? Who I am sure will do something about it, no? Pero hindi po madali yan eh. Ang tinig po ni Michael Ted Macapagal, Chairman, Philippine National Railways. Ito ang Super Balita sa Umaga, Nationwide! Ito na po ang ating pampalakas ng katawan, mga kapuso, sa paiba-ibang panahon at meron palang lugar na uulanin, pero maikli lang. At karamihan po ng mga lugar sa buong bansa ay mainit talaga ang panahon, mga kapuso. Hanggang Mayo pa raw yata, Abril pa nga yata. Abril, Mayo. Yan, mga kapuso. Mabuti na lang po at meron tayong Immunomax food supplement. Itong kagandahan itong Immunomax na ito, mga kapuso, pwede ito sa mga bata at pwede ito sa nakatatanda. Immunomax food supplement. Ano po ito, mga kapuso? Ito pampalakas ng ating resistensya, pampatatag ng ating katawan, mga kapuso. Gawa po ito sa Switzerland pa. May CM glucan pa ito. Available po in capsule for adults. Ito pong dalawang kahon na nakikita niyong maliit na kahon na kulay puti, may kulay berde. Pag binuksan nyo yan, ang laman po niyan ay kapsula para sa mga adults. Immunomax food supplement. Yung kulay berde noon, yung po yung 40 variant noon. Yung namang mataas, matangkad na yan. Na kulay orange, may kulay berde pa. Yan po yung Sera 4 Kids na Immunomax food supplement. Merong kulay berde noon, yung po yung 40 variant ng Immunomax food supplement, Sera 4 Kids. Mula po sa aming studio, kahit nasaan pa kayo ngayon, magandang balita po talaga ang Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi po gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri po ng sakit. Oras, 7:38, radyo na. TV pa. Kortisiyan na. Disiplina pa.
Tubig Tipid Tips. Narito na ang tips para makatipid sa paggamit ng tubig. Kung maghuhugas ng kamay, isara muna ang gripo habang nagsasabon. Alamin kung may tagas ng tubig ang mga gripo at kung mayroon, ay agad itong ipakumpuni. Isara ang gripo habang nagsisipilyo ng ngipin. Mas mainam kung gagamit ng baso kung magsisipilyo. Tiyakin na nakasara ang lahat ng gripo kung hindi ginagamit. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga prutas, gulay at iba pang pagkain. Gumamit ng balde at tabo sa paliligo. Kung kailangan gumamit ng shower, isara muna ito habang nagsasabon. Maging responsable at wais tayo sa paggamit ng tubig, mga kapuso! Op, op, op! Isiskip mo ba ang milk na tama for his age? Don't skip Nido 3 Plus! It helps give total expert protection for toddlers na mas exposed sa sakit. Dahil love mo, don't skip Nido 3 Plus. 2 days to go. EAC Lady Generals are geared up to take command and rule the competition. Watch these heroes rise. This is NCAA Season 99. Women's Volleyball starts April 7, 12 noon on GTV. You're watching Double B TV on GTV. Kids, okay ba tayo dyan? Ayan ah, kailangan hydrated din ang mga bata para hindi balinguy-nguyin sa loob ng eskwelahan. Palakas tayo ng katawan, mga kapuso natin. Yung mga nanay po ah, kayong bahala dyan ah. Ang mga anak ninyo yan, hindi nyo pinababayaan. Siyempre, anak nyo yan eh. Hindi kayo po apayag sa pwede na, di ba? Kaya pagdating sa vitamins ng mga kids, meron pong Cherifer Syrup Fortified with Zinc. Hindi kayo po apayag sa pwede na. Kaya ang Cherifer po'y gumawa nito, Cherifer Syrup Fortified with Zinc. Isa po ito sa mga vitamins made by Cherifer na para sa mga kids. Ang Cherifer Syrup Fortified with Zinc ay lemon-flavored syrup. Sarap nun. sa lasa pa lang, panalo na eh. Ito pa, mga kapuso, kargado po ito. Nang napaka mabisa at talaga importante mga sangkap. Ano po yun? CGF, may lysine, may taurine at zinc. Goodbye sa pwede na dahil ika nga nila pagdating po sa kalusugan ng mga kids, moms know best. Mahalagang paalala ang Cherifer, hindi po gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri po ng sakit. Super Balita sa Umaga, Nationwide! Pwedeng magsilbing sulyap sa pinakakambahang The Big One o malakas na lindol na posibleng tumama sa Pilipinas yung epekto po ng magnitude 7.2 na lindol dyan sa Taiwan. Ayon po sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, ang lindol dyan sa Taiwan ay merong kaugnayan sa paggalaw ng Philippine Sea Plates. Ang Philippine Sea Plate ay gumagalaw ng 9 na sentimetro kada taon. Nangyari umanong lindol sa Taiwan dahil hindi nakinaya ng fault ang naturang bansa o sa naturang bansa ang pressure. The Philippine archipelago is actually compressed on both sides by the Eurasian Plate and the Philippine Sea Plate. Pero yung Eurasian Plate almost immobile. Ang malakas na motion would be the Philippine Sea Plate. So we're being pushed towards the northwest. Ang magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan na sinasabing potensyal na lakas na pinangakambang The Big One sa Metro Manila kapag gagumalaw ang West Valley Fault. Batay po sa pagtaya, abot po sa 34,000 tao po ang posibleng mamatay sa Metro Manila kung ito'y mangyayari. 114,000 tao naman ang posibleng masaktan habang 170,000 bahay ang maaaring masira. Patuloy naman umano ang assessment ng PHIVOLCS sa Metro Davao at Metro Cebu sa posibleng maging impact po ng ganitong kalakas na lindol. Lalo pa at may mga malalapit na mga fault lines sa mga lugar na ito at taon-taon ay padamihon ng padami yung matataas na gusali at lumalaki ang populasyon sa mga lugar na yan. For example, the Philippine Trench here in Samar, it's capable of generating 8.1. And when that happens,
pwedeng mag-generate ng tsunamis as high as 10 meters. You know, dito naman sa devastating yung bar, sa Manila Trench, pwede rin siyang mag-generate ng 8.3 earthquake. Sobrang makapaminsalang ano yan, pangyayari kung mangyayari po, makakapuso. Tinig po ni Dr. Teresito Bacolcol, Direktor ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, FIVOX. Ang oras po natin, alas 7.44 na po ng umaga, umakyat na sa 10 individual ang nasabi dulot ng malakas na lindol sa Taiwan. Sa ulat ng GMA Integrated News, nasa mahigit sa 1,000 na ang naitatalang sugatan, kabilang ang 3 Pilipino. Ang 2 Pinoy ay dinala sa ospital pero na-discharged na rin. Ang 3 naman na hinimatay ng lindol ay si Christine Gumahin. Inatake siya ng mild stroke dahil sa tindi ng nerbiyos at takot na matrap sa pinapasukang pabrika. Lahat ng nasaktang OFW ay makatatanggap ng Action Fund Assistance na nagkakahalaga ng 30,000 pesos. Maaari namang sumailalim sa psychosocial counseling ang sino mang mangangailangan nito. Samantala, sinabi naman ng Manila Economic and Cultural Office Zumeco na karamihan sa mga lugar sa Taiwan ay balik na sa normal ang sitwasyon. Sa ngayon, wala na yat problema yung ating mga kababayan. Mm-hmm. Maliban lang doon sa epicenter. Doon, doon, suspendido lahat ang trabaho dahil malaki ang pinsala doon. Daming pumaktak na building, mga raming bayan na nasira, nawala ng ilaw. Mm-hmm. Kaya suspendido ang trabaho doon. Ibang parte ng Taiwan, back to normal. Ang tinig ni Manila Economic and Cultural Office Chairman Silvestre Bello III. Kasado na po ang 2024 Balikatan Exercise mula ika-22 ng Abril hanggang ika-8 ng Mayo. Ayon kay Colonel Michael Loico, Executive Agent ng 2024 Balikatan Exercises, ang naturang aktibidad ay gagawin po sa labas ng teritoryo po ng Pilipinas. Nalayong higit pang maprotektahan ang pambansang interes lalo na sa mga teritoryo po ng ating bansa. Lalabas tayo sa 12 nautical miles of our territorial waters. Our defense concepts have to go beyond 12 nautical miles in order for us to protect our national interests within our territory, within our territorial waters, and also within the exclusive economic zone. Kaugnay po nito, natanong po si Lohiko hinggil po sa posibilidad na pag-ugatan po ito ng dagdag na tensyon sa West Philippine Sea, posibleng umalma ang China. Well, that's their problem. That's not our problem. Tinig po ni Colonel Michael Lohiko, Executive Agent for 2024 Balikatan Exercises. Ay naman sa Chinese Foreign Ministry, matagal na umanong kinakaladkad ng Pilipinas sa mga bansa sa labas po ng rehiyon para masuportahan ang pangudyok ng Pilipinas nang hindi isinasaalang-alang ang umano'y consensus ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Ah, meron ba? Pero ilang bansa sa Southeast Asia ang kabilang po sa 13 bansang magpapadala ng observer sa Balikatan Exercise, kabilang po ang Thailand, Singapore, Vietnam, Indonesia, Brunei at Malaysia. Yung pagpapalakas po ng military cooperation ng Pilipinas at Vietnam, tinalakay po sa pulong, dyan po sa Campo Aguinaldo. Balita din sa atin ni Mark Makalalad. Mark, pasok! Super Radio! Nagsagawa ng courtesy visit sa Armed Forces of the Philippines General Headquarters si Vietnam Ambassador Lai Thai Vinh. Sa kanyang pagdating sa Campo Aguinaldo, mainit siyang tinanggap ni AP Deputy Chief of Staff Lieutenant General Charlton Cien Garlan sa 10 pulong pinasalamatan ni Garlan ang ambassador ng Vietnam sa kanilang patuloy na military cooperation sa AFP at tinalakay ang paraan sa pagpapalakas pa nito. Napag-usapan din sa pulong ang posisyon ng parehong bansa pagdating sa isyung panlabas na kanilang kinakaharap. Nabatid na ang magandang military relations ng Pilipinas at Vietnam ay nakasalig sa Memorandum of Understanding on Defense Cooperation na nilagda noong 2010 at aid memory ng 1999 na nais naman nilang patuloy na may sulong ang kayusan at kapayapaan sa Indo-Pacific region. Ang inyong kapuso, Mark Makalalad ng GMA Super Radio, DZBB, dapat totoo. Super Radio! Aktibidad na may kaugnayan sa paguritan ng Veterans Week isinagawa sa libingan ng mga bayani. Sam Nelson, Sam! Super Radio! Pinangunahan ng mga veterano ng Pilipinas ang aktibidad dito sa libingan ng mga bayani Fort Bonifacio sa Taguig City bilang pagsisimula ng pagdiriwang ng Veterans ngayong buwan. Sinimula na aktibidad sa pamagitan ng flag raising ceremony sa Tomb of the Unknown Soldiers. Dito nga sa libingan ng mga bayani, ganap na alas 6 kanina umaga. Pinangunahan ni Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido ang aktibidad
na ang tinatawag na Sunrise Ceremony na isang simbolikong pagtutugay sa ating mga veteranong sundalong Pilipino na nagsambuhay sa mga nakalipas na digmaan. Sa temang pagpaparangal sa kagitingan ng mga veterano sa aligan, paasa nagkakaisang Pilipino, sinabi ni Commanding General Army Lieutenant General Galido, binigyan daw tayo ng pagkakataon ng mga veterano na maatim ang ating kalayaan at ngayon ay mabuhay ng payapa at may dignidad. Tunay na pinamanas anyang kabayanihan ng mga sundalo sa pagtatanggol ng ating bayan. Nanawagan si Galido sa mga Pilipino ngayong henerasyon, lalo na sa mga kabataan, na may pagpatuloy ang iniwang pagsasakripisyo sa bayan ng mga veterano. Buksan anyang kanilang isipan para gawin ang tama at makatarungan para sila ay mapagmalaki ng inang bayan. Ipakita din at patunayan sa mga veterano na hindi nasayang ang kanilang mga sakripisyo. Hindi din lang anya maipapamalas sa mga kabataang Pilipino ang kabayanihan sa panahon ng digmaan. Pagkus ay mapapakita din daw ito sa pang-araw-araw na pagsisilbi sa bayan. Kasabay nito, isinigawa din sa libingan ng mga bayani ang wrist-laying ceremony kaninang alas 7 naman ng umaga kasabay ng 21-gun salute. Ito ay bilang panimula na rin ng pagdiriwang ng ika-82 araw ng kagitingan sa April 9, 2024. Nakiisa naman sa aktibidad ang mga opisyal at kinatawan ng Department of National Defense, Philippine Veterans Affairs Office, Veterans Federation of the Philippines, Boy Scouts at Girl Scouts of the Philippines, Philippine National Police, Lokal na Pamahalaan ng Taguig at National Historical Commission of the Philippines. Ako rin Sam Nielsen ng GMX Paradio, DCBB, dapat ito. Super Balita sa Umaga, Nationwide! Ay, super sulit na balita po ito, mga kapuso. Sulit po ang RC Cola Mega. Bakit? Eh, 24 pesos lang po ang SRP kada bote. Opo, eh pang-apat na tao na po yan. Good for 4 people, kaya marami na po ang makapag-e-enjoy ng malamig at masarap na RC Mega. Yun eh, mga kapuso, sarap ng babalik-balikan ninyo. Eh, tama, napakainit po ngayong El Nino, mga kapuso, ngayong summer. Ayos ang uhaw, basta merong RC Mega, 24 pesos lamang ang SRP. Oras, alas 7:50, radyo na. TV pa, na. Disiplina pa! Iwas sunog. Ilang paalala kung paano makaiiwas at magiging ligtas ang ating mga tahanan laban sa sunog. Huwag mag-imbak ng flammable liquid tulad ng gaas at alkohol sa bahay. Ilayo sa mga bata ang mga posporo at lighter. Ilagay ang nakasinding kandila sa palangga ng may tubig. Ipaayos ang sirang appliances. Huwag mag-overload ng outlet at huwag gumamit ng sirang cord. Ilayo ang flammable liquid at iba pang combustible material sa kalan. Bunutin sa saksakan ng appliances kung hindi naman ginagamit. Siguruhing walang leak o tagas ang tangke ng inyong LPG. Iwas sunog tips. Ilang paalala mula sa Bureau of Fire Protection. Nito Jr. For toddlers 1 year old, 2 years old, and up to 3 years old. With probiotics and DHA. Nito Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Mag-aari ito ni Aguilar. Nakuha namin ito sa libingan niya. Ano mga ito? Anong kailangan mo sa akin? Ang nakaraan mo. The secret of the brotherhood must be hidden at all costs. Assassin's Creed. Friday, 8 p.m. on G-Flix. On G-TV. Super Balita sa Umaga, Nationwide! Ang oras po natin, alas 7:53 na po ng umaga, itinanggi ng Taekwondo coach na ipinabugbog niya ang naospital na babaeng yellow black belter matapos ipaspar sa isang lalaking black belter. Sa panayam ng digital news website na Archipelago on News, idinepensa ng naturang coach ang kanyang sarili sa mga inaning batikos. Anya, normal lang naman na magtapat sa sparring ang isang lalaki at isang babae
kahit pa hindi sila pareho ng belt. Para po mahasa po yung mga bata sa depensa, sa bigat ng sipa na pagdating po sa tournament, eh mas nasasanay po sila sa speed, sa talino, sa mga bigat ng sipa po ng mga higher belt o kaya mga higher weight. Black belt versus yellow belt? Yellow belt. Ang layo ah. Pinag-ano daw talaga yun? Pinagsasanay. Pinagtatapat. Yung para yellow. Daw, para daw mahasa yung yellow belt. Yung yellow belt, beginner yun. Beginner, oh. Beginner yun. Oh. Okay. yung black belt, malayo yun. Biyasa. Itinanggi rin niya ang aligasyon na nagselos at nagalit siya nang magdala ng bulaklak. Ang nobyo ng biktima ay tinago sa pangalang Cindy sa isang practice session. Anya, pinagalitan niya noon ang buong team at hindi lang ang biktima nang madiskubre niya na may ilang miyembro na nagbulakbol nung araw na yon. Wala rin naman ang katotohanan ng pintang na may gusto siya kay Cindy. Nagpaliwanag din siya sa pagyaya niya kay Cindy na kumain sa labas at magsimba. Pag nagaya po kumain, lahat po ini-invite ko. Kumbaga, pag alam ko pong may problema yung bata, may ganito, ganyan, may gusto magkwento, ayayin ko talaga. Hindi lang po yung yellow belt po na yan, at hindi lang po babae. Alam po yan ng buong team po. Isang beses po siya na inaya magsimba ho nun, gawa po ng may nakwento ho siya sa akin regarding po sa family niya na ganito, ganyan. Labis sa manong nalungkot ang coach dahil sa pagkakaalam niya ay kilala na siya ng gusto ng kanyang mga player. Nalulungkot ako sir kasi napanood ko yung video, hindi siya to eh kako. Hindi siya to, kilala niya ako. Ang tinig ng Taekwondo coach, samantala natanggap na ng Philippine Taekwondo Association ang resulta ng isinagawang investigasyon ng Jesus is Lord Colleges Foundation Incorporated at hindi man ito naiba sa resulta ng kanilang sariling investigasyon. Na-review man nila ang video ng practice at wala umano silang nakikitang indikasyon na sinadya at tinutos na bugbugin ang babaeng yellow belter. Actually, pag titignan nyo mabuti yung video, hindi naman papunta yung sipa sa mukha. It's two body kick, dalawang papunta sa katawan. It's just so happy, yung second kick, padulas yung bata. Kaya tumama siguro sa mukha. Pero again, dun sa video na pinapanood ko, when I was watching it, hindi ko makita kung paano tumama sa mukha kasi nakaharang na yung supposed to being parang nagre-referee sa kanila. Ang tinig ni Rock Samson, Secretary General ng Philippine Taekwondo Team, wala pang pahayag ang pamilya ni Cindy ukol dito. Super Radio! Pero na-hospital yung bata eh. Hospital, malakas. Basag ang ilong eh. Bayan. Dineklara po ng Malacanang bilang regular holiday ang April 10, araw po ng Miyerkules para sa pag-obserba sa Eid al-Fitr o pagtatapos po ng Ramadan ng mga Muslim. Batay po ito sa Presidential Proclamation No. 514 na pirmado po ni Pakulong Bongbong Marcos at Executive Secretary Lucas Bersamin. Nakasaad sa proklamasyon na layon po nito magkaroon po ng pagkakataon ang mga Pilipino na makiisa sa mga Muslim sa pag-obserba ng Eid al-Fitr. Ang Eid al-Fitr ay mas kilala bilang Festival of Sweets na ipinagdiriwang ng ating mga kapatid na Muslim sa buong mundo bilang hudyat ng pagtatapos ng isang buwang fasting ng Ramadan. Ito ang Super Balita sa Umaga, Nationwide! Barangelo, wag naman pati sardinas, Diyos ko naman. Ay, oh, pagkain ng ano yan, mga mahirap. Laylaya na po yan eh. Yan ang iniwasan natin ito, mga sardinas, noodles, kasi ito lang yung kayang bilhin eh, ng ating mga kababayan nasa laylayan. Yung noodles nga, yan ngayon nauna sa listahan ng mga afford na mga kababayan natin. Kasi pag nag-noodles ka, kasama na yung ulam at saka yung pampalasa ron. Tama. Eh, sardinas. Sardinas pa rin. Nakita mo ba paano lutuin ng mga mahihirap na pamilya? Sinasabawan ng todo yan. O nilalagyan pa ng alugbati. Ayun, kundi man, kung meron pa silang karagdagang budget, lalagyan nila ng miswa para dumami. O, miswa. Oo. Tapos ito, tataasan nyo pa. Pinipigilan lang po ng Department of Agriculture yung pong pagkalat ng ano. Imported. Parang smuggled eh. Ang dating kasi kumakalat sa mga palengke, dapat ito po ay nilalagay lang po sa lata. Kasi nga daw yan ay in-import na merong industrial pabor. Industrial lang, di ba? Pabor. May pabor sa ano yan, sa taripa. Mm-mm. Kaya ini-import yan, mga kapuso, para doon sa canned sardines. Canned juice lang, mga kapuso. Mga at hindi po ito dapat binibenta sa mga palengke. Hindi, nada-divert daw. Dapat alamin ng DA ang mga susunod pang ganap dito. DTI, huwag kayong papayag na basta-basta makapagtaas ng presyo ng dilata itong mga kumpanyang ito. Ano bang ano, kaninong ano yun, babala? Babala na mga canned sardines operators yan, no? Hindi. Bakit? Dapat
Isos naman eh. Higpitan lang yung sinasabi na pagdadivert. Yun nga. Yun ang tamang responde ron. Tamang tugon doon. Eh parang ang dating eh nananakot eh. Nananakot. Nako? Eh balikan natin yung ating headlines mga kapuso. Presyo ng dilatang sardinas posibleng tumaas matapos suspindihin ang clearance para sa pag-angkat ng galunggong, makerel at bonito. Bilang paaralan, suspendido ang face-to-face classes ngayong araw dahil sa inaasahang matinding init ng panahon. Pagsuspindi ng klase kapag matindi ang init ng panahon, ibinungkahi ng isang mambabatas na ipaubaya sa paggasa. Bilang ng mga kaso ng scabies o galis aso at pigsa sa mga pitan, dumarami ngayong sobrang init po ng panahon. Ayon po sa Bureau of Jail Management and Penology, BJMP. Pangulong Bongbong Marcos, pinagsusumiti ang mga miyembro ng Kabinete ng Rekomendasyon para mabigyan ng solusyon ang matinding problema sa daloy ng trapiko. Mga dumaraan sa expressway na walang load. Yung mga depektibo po RFID, pinag-aaralan ng patawan po ng parusa. Magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan, maaring magsilbing sulyap sa pinangangambahang The Big One o malakas na lindol na posibleng tumama sa Pilipinas. Balikat ang exercise sa pagitan po ng Pilipinas at Amerika, isasagawa hanggang sa dulo po ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Taekwondo coach, itinangging ipinabubog niya ang babaeng yellow belter na ipinaspar sa lalaking black belter. At sumayin niyo po ang kabuuan ng mas pinalawak, mas pinalakas super balita sa Umaga Nationwide. Ako po ang inyong kapuso, Melo Del Prado. Balita walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. Ako po inyong kapuso, Joel Reyes Ubel. Magandang umaga, Luzon. Magandang umaga, Visayas. Magandang umaga, Mindanao. Radyo na! TV pa! Kortesiya na! Disiplina pa! Super Balita sa Umaga, Nationwide, mula sa pinakapinagkakatiwalaang network sa buong Pilipinas, ang GMA. Mabuhay ang Pilipinas! Kalating minuto, makalipas ang alas 8, standby, saksi sa WB. Tapat sa balita, yan ang aming anata. EZWB, Super Radio 594. Laging naka-alerto, servisyo, totoo. EZWB, kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyo, totoo lamang, wala iwanan. May paninindigan, matatag maasahan. EZWB, Super Radio 594, kapusong Pilipino, lahat Super Radio. EZWB, servisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. EZWB, Super Radio. Ang Super Radio Stations Nationwide. Sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news, at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Nido Jr. For toddlers 1 year old, 2 years old, and up to 3 years old. With probiotics and DHA. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Maggie! My chicken cube na! New Maggie Magic Chicken Cube. Ang sarap ng chicken at Maggie Magic sarap, pinagsama na! Magic Chicken Cube! Ang tinola, may isasarap pa! Mmm! Ang magic mo lang! Maggie Magic Chicken Cube, 5 pesos lang! What cooking technique na i-apply natin sa kanya is something na masa-celebrate pa rin natin yung linamnam ng ating pabo. Pwede ninyong mas paangasin pa, pataasin pa yung linamnam, yung flavor ng inyong simpleng salad. Nandito po tayo sa Retro Coffee House. I'm sure magugustuhan niyo lahat and perfect yung taste niya. Malaki ang tulong ng gardening sa akin. Farm to Table, Sunday 7:15 p.m. on GTV.
Meron kumakalat na online recruitment o pagkuha po ng mga tao sa mga social media sites, particular ang Facebook, Wengay. Ang kinukuha yung mga tao na merong military o kaya background. Government background. No? Mm-hmm. Government, ang requirement daw eh, at least merong 1 year experience ng pagtatrabaho po sa gobyerno. Kaya sa militar, magaling magsulat. No? Yun ang requirement. Kaya? Magaling magsulat. May military background, may government background, magaling magsulat. At kailangan merong bachelor's degree o kaya mas mataas pa. Kung meron kang master's the universe degree. master's degree, mas kukunin ka nila. No? Ang siste ganito, ang palabas, konektado daw sa isang US military advertising agency yung nagre-recruit. Mm-hmm. Pero kapag nagsagawa ka ng background check, particular yung website, lalabas na galing China yung website na yan. Yung mismong origin. Yung origin, misleading, mapangligaw. Ang patalastas at hindi maiwasang maghinala considering na meron tayong issue sa West Philippine Sea. At saka ano siguro, Joel, magkano kaya ang offer? Baka enticing. Baka malaki, diba? Panghikayat, bahala lang yun dahil iba ang sitwasyon natin sa ngayon. Totoo, no? Tatangkayin nating linawin ang isyong ito sa DICT kasi initially, parang ang DICT nagmamatsyag na rin dahil nakarating na sa kanila. Yung information. Itong mga shadowy websites na ito, no? Mapanlin lang na mga website, kumakalat. Paano kaya tayo mag-iingat po laban dito, no? Tsaka sabi ko nga sa'yo, nakakabahala kasi matagal na umiikot yung issue na may mga sleeper cells dito kaya sa Pilipinas. Kaya hindi lang ng China, tsaka kung titignan mo yung requirement, magaling magsulat, baka nagre-recruit sila ng mga Pilipino, di ba, na magpapakalat ng kanilang maling narrative sa West Philippine Sea. No? So, tapos may military background, para ang magaling ka na magsulat, lalagyan mo pa ng mga military parlance, ibang dati na nun. Totoo yan, totoo yan. Kabilib-bilib na yon. Sus Mariose, mga kapuso, yan ang ating tatalakayin, isa sa mga pagsang ating tatalakayin ngayong Biyernes, mga kapuso, si Rowena Salvacion po yan. Sa po si Jolore Sobel. Hanggang alas 9 po kami ni Wengay, magkakauntaan tayo sa Himpapuit Palatuntunan. Taxi sa Double B! Tinatangka nating establish yung ating communication line with Undersecretary Jeffrey E.N.D. dahil I'm sure ang CICC, yung kanilang investigating arm, nag-iimbestiga na rito sa mga shadowy website na yan. Ang tanong lang, Joel, o sige, halimbawa matunto natin yan at mapatunayan natin na may mga shadowy websites, hindi ba? At nagre-recruit. Scam lang yan, hindi ba? Parang scam. Pwedeng hindi scam, lihiti mo, pero para sa anong purpose? Baka naman pang challenge pa rin sa national security. Kaya nga. Yun po ang delikado. Kasi isa sa mga pinoproblema ngayon ng ating mga opisyalis, merong mga Pilipino na nagpapalabas ng impormasyon na gustong ipalabas ng China. Totoo yan. So, kumbaga parang parroting the line of China. Mm-hmm. Kumbaga yung linya po ng China ang pinapakalat ng kapwa natin Pilipino. Ang tingin nga natin dito sila yung mga makabagong makapili. Yan. Diba? Wala lang bayong. Wala lang bayong pero makapili. Ano ngayon? At ang issue pa dyan, Joel, yung protection natin. Diba? Proteksyon natin mga ordinaryong mamamayan. Proteksyon ng national government. Aba, hindi mo alam Yun nga mga government websites natin kanya-kanya na napaparalisa hindi tsaka ba? Tsaka gusto natin malaman, anong development dun sa mga nahack na mga government websites? Yung DOST yung latest kahapon. Maraming nadadagdag. Imagine mo, 2 terabyte Naku, sinabi mo na paralyze yung kanilang cyber capacity doon sa DOST. DOST, ang halaga po ng DOST, research and development po ang nakapaloob doon. Yung mga inventions sa mga kapwa natin Pilipino. Alright, sige. Establish lang po natin yung ating communication line with the Undersecretary Jeffrey E.N.D. para ho maliwanagan tayo sa isyong yan. Taxi! Tsaka pala, ang concern mo doon, halimbawa matukoy mo kung sino nasa likod niyan, mahahabol ba natin legally? Pwede nating i-request sa Facebook na tanggalin yung website. No? Hanggang doon lang. Hanggang doon lang tayo. Pero at the very least, wag na siyang makapanginggan yung paano. Oo, pwede. Kaya lang, kung para habulin, dahil meron naman tayong batas laban sa mga gumagawa ng kalokohan sa cyberspace natin, kaya lang sakop ba sila? Siyempre dayuhan, nasa labas ng ating teritoryo. Pwede nating idulog sa Chinese Embassy, kaya lang ang problema, isang Chinese Embassy sa nire-reklamo natin. Diba? Sa kanila. Matutuwa ka na nga lang pag nag-scroll ka sa X, dating Twitter. Binabaliktad na lang ni Commodore J. Tariela yung lahat ng lingwahe na ginagawa ng China laban sa atin di ba? Pero alam mo, Weng, ang mga magagaling na mga hackers, sinasabi ang origin niya ay galing sa China. No? So,
hindi tayo magugulat Mm-mm. kung talagang galing sa kanila itong website. Tama ka dyan. Pero yung ano, yung sa DOST daw, sabi kahapon ni ASIC Apple, ng DOST, ni DICT din, local ang gumawa. Ransomware din ang ginamit. Alright, sige. Alamin natin yung mga development na yan, mga kapuso. Pero punta muna natin. Reports ng ating mga Super Radio reporters. Weng, ito muna. Antas ng tubig sa Marikina River, patuloy ang pagbaba dahil sa epekto ng El Nino. Mark Makalalad. Sa 11 meters na water level nung nakaraang buwan, nabukasan pa ngayon ng buwan ng Abril ng 1 metro ang water level sa Marikina River. Ayon sa Marikina Rescue 161, ngayon bumagsak na sa 10 meters ang water level ng ilog. Malayo ito sa water level ng ilog na 13.5 meters. Kita na lupa. Kita na yung mga, tsaka kitang-kita na yung mga lili. Oo. Ibang-iba, hindi pang karaniwan yung itsura. Natatakot tayo, Weng, pagka tumataas ang tubig yan. Nag-aalarma agad si Mayor, di ba? Ngayon, takot din tayo dahil patuloy yung pagbaba ng antas ng level. Ano yun, Mark eh? Joel, nadadaanan ko yan araw-araw. Pag diyan sa bandang yan, sa may riverbanks, kita pa may tubig pa, di ba Mark? Pumunta ka doon sa kabilang side, sa may bayan. Joel, wala talaga. Wala kita na. Mo talaga kita mo yung lupa. Lupa sa kada mo sa ilog, Mark. Tama. Weng, alam mo sa katunayan nga, sa gilid ng ilog, may mga nagtatanim na nga niyan ng okre. Katalbos ng kamote. Ayan o, yung gilid na yan, yung may lupa kayo nakikita. Natatanim naman yan. Ayun. Pero dinidiligan pa. Dating may tubig yan. Dating may tubig yan. Ang sabi naman ng mga residente, may permit naman sila sa LGU. Okay lang naman. Sinasamantala na rin kasi nila yung pagkakataon. Siyempre, iniinganyo natin sila magtanim. Di ba? For personal use. O kaya, doon sa community mismo, makinabang. Tama ka dyan. At sa kahabaan nitong Marikina River talaga, laking tulong din naman para sa ibang mga residente. Yung mabigyan ng pagkakataon na magtanim. Dahil sa patuloy nga na pagbaba, patuloy ding natutuyo yung ilang bahagi ng ilog. Sinabi naman ni Marikina Mayor Marcy Teodoro na kahit pa bumaba ang water level, ay meron naman silang sapat na supply ng tubig sa Marikina dahil ito sa kanilang integrated deep well system at kanilang rain harvesting facilities. Ang kanyang kapuso, Mark Makalalad ng GMA Super Radio DCWB, dapat totoo. Ibig sabihin din, Weng, wala nang dumadaloy na tubig galing sa Upland. Tama ka sa dyan. Antipolo, o kaya doon sa bundok ng Tanay. Siguro dahil kasi nga... Kasi dyan pupunta yan, di ba, sa Marikina River. Oh. Pero ito yung pinakamadaling paraan at panahon para mag-dredge. Palalimin nyo na yung Marikina River para pagdating po ng tag-ulan at La Nina, malalim na siya. May tama ka mas dyan, malaki na yung capacity. Mayor! Yung dredging. Alam mo, tuloy-tuloy yung dredging. Yes, dyan. Totoo naman dredging yan. Dredging operation dyan. Okay, ito na. Taxi sa WB! Undersecretary Jeffrey E&D ng Cybersecurity and Upskilling ng DICT. Yusek Suke. Suke, no? Good magandang morning umaga po. Good morning, Yusek. Good morning. Yusek Jeff. Opo, yes, kahapon napahatid namin sa inyo impormasyon tungkol sa mga shadowy website na ito. Nakarating na ba sa inyo? Meron kasing mga ganitong klase ng recruitment daw na nangyayari, particular sa Facebook. At ginukuha daw po, may mga background daw sa military, pati po sa gobyerno. Nakarating na ba sa inyo itong impormasyon na ito? Yes, Joel. Nakarating sa amin yan. Actually, as far back as mga December. Mm-hmm. December last year. December pa. Okay. May namomonitor na tayo ng mga ganyan. At syempre, alam na rin naman yan ng ating Defense Department at saka ng Intelligence Community. Ano po yung nakuha ninyong impormasyon, Yusek? Kung pwede namin pong malaman. So, hindi lang siya isa no? Mayroong mga websites na nagsasabi na sila ay mga lehitimong mga organisasyon. Mukha namang lehitimong organisasyon na nag-recruit sila. At ang talagang i-recruit nila kailangan may bachelor's degree at nagsilbi sa military, active military they are to be analysts. Parang ganoon. To be analysts. When you check, sabihin nila they came from Western. They are organizations from the West, parang European or American ganyan. Pero ang totoo. Pero kapag tiningnan mo yung meron kasing facilities sa internet, no, na ang tawag UIS.
para makita mo kung sa kanino registered yung mga domain name, no? Yung pangalan ng website. Opo. Makikita mo na naka-register sila sa mga companies na Chinese. Chinese mm-hmm. companies na nakabase natutukoy po ninyo kung naka-based in China or somewhere else. So, sila yung may-ari ng domain. Mm-hmm. Mga kumpanyang based doon. And na-check niyo po yung legitimacy ng mga companies na yon at talagang Chinese po sila. At least yung may-ari ng domain kasi opo. Ang nagsasabi nung hindi naman namin kinokontakt pa yung kumpanya. Mm-hmm. Tinitingnan pa lang namin ano. Mm-hmm. Meron po kayong nakikitang may mga indication ba na something's fishy dito sa ganitong klase ng mga websites, Yusek? Well, yung iba ang advice na lang namin ano, siguro syempre mag-ingat na lang din yung ating mga military personnel na pwedeng pasilaw na mag-apply. Mm-hmm. Malamang hindi naman yung active personnel ang papasok sa mga ganyang organisasyon. Malamang yung mga either lumabas na mm-hmm. or nag-retire na, no? So kasi syempre may yung active personnel bawal. Mm-hmm. Hindi naman po pwede sila sumali. Magkano po ang offer? Iba-iba eh. Yung isang nakita natin merong per hour. Wow. Sabi niya ano lang naman daw eh, part-time job mm-hmm. usually. Mm-hmm. Hindi naman sila at saka they just ano ang trabaho eh magsusulat, no? Yes, so parang may mga questions sa kanila that they have to answer. Ganun lang kasimple. Mm-hmm. So magkano per hour? Let me check. Iba-iba sila. Pero hindi, bayaran talaga. In dollars ba? Kada oras. In dollars. Kasi ang pinapalabas, ang masama kasi rito, Yusek, no? Dapat una pa man, pag nagre-recruit, alam na kaagad ang background mo, China ka. Yes. Ano. Kasi ito, pinapalabas na parang US-based military advertising group. Mm-hmm. Pero pag chinek mo, China pala mm-hmm. yung website. So, may panlilin lang, no? Kasi ang inaalala natin dito, baka malin lang po yung marirecruit nito mga taong ito. Mm-hmm. That's correct. At saka baka... Alam niyo naman ako, mahirap naman magsabi na mm-hmm. na completely illegal, ano? Pero hindi sila upfront dun sa entire information that they are ano. Hindi ba basis Yusek yan na pwede na tayo mag-request to put down the website? I-request sa Facebook, uy, taga, tanggalin nyo tong website na ito. Hindi mm-hmm. nagsasabi ng totoo ito. Actually, wala na uli sila sa Facebook. Ganun? Na-take down na yung kanilang account. Sila nag-take down o tinake down ng Facebook? Mukhang sila yung umalis sa Facebook. No? Baka nandito masyado mainit. Pero sabi niyo... Kasi biglang pumotok yung issue eh. Pero sabi niyo po, isa lang, marami sila, hindi lang ito isa. Yes. Lahat ba sila natanggal na sa Facebook? Yung isa na nabanggit yata sa article sa Manila Bulletin. Oo, ni Sir Art. Yung umalis sa Facebook. Oo. Yung iba, pag tinignan mo, mahirap kasi... hindi pa naman namin i-refer sa Facebook, no? So hindi pa namin they're still there. Mm. No? Okay, subject ba ng investigation ng CICC yan? Hindi. Iba yan. Actually nagkipag-ugnayan kami hindi na sa intelligence community kasi ang target nila is military. Personnel. Matuturing po ba ito na pwede maging banta sa national security? Ako, mahirap magsalita ng mga ganyan. Mm-hmm. Weng. Of course it is, kapag ang pinag-uusapan natin ay everything, iba kasi ang discipline that is required of our military. Mm-hmm. Of course, we have to advise the military to be more circumspect when they're trying to when their personnel mm-mm. are being offered jobs. Ulitin ko, ang target nito hindi naman talaga mga
mga active personnel kasi bawal 'yun. Ang active personnel kasi ang tina-target nila ay yung may experience. Mm-mm. So, pero, mga retired or mga umalis na ng military service. Pero ang offer ba sa inyong panukat enticing o nakakapanghikayat na patulan? Oo, ah, ganoon. Very. Kasi kapag dollars kasi siya. Mm. Tapos hundreds of dollars per hour. Imagine niyo na lang 'yon, 'di ba? That's already thousands in an hour. Ganun po ba yung level ng bayaran? Yes. Talaga? Tindi, no? Huwag nga. Daang libo kada oras? Daang libo para magsinungaling ka. Kaya nga, yun ang nakakatakot kasi, Yusek. Kasi halimbawa, bawal man yung active na sundalo. Hindi natin sinasabi na yung mga sundalo natin na aktibo ay mahihikayat. Pero hindi mo maalis yung posibilidad. Para sa pamilya, tsaka para sa sariling kapakanan, hindi po ba? Baka may makahikayat na lalabas na lang ako, mas malaki ang kikitain ko, walang kapagod-pagod, hindi ka pa masasabak sa digmaan sa mga kalaban ng Estado. Kaya nga. Diba? Oh, nasa bahay ka pa. Nasa bahay ka lang. Online diba? Ka lang. So, kaya minamanmanan, kaya nga we are coordinating with our military leadership. Mm-mm. And also, kaya hindi rin ako masyado makapag-open up ng information. Kasi actually, we know this since December. Yun nga lang, binuksan agad ng Manila Bulletin, ano, nahuli ng media. Kumbaga. Kasi we're also trying to get more information about them. Mm. Alright. Yung issue naman natin doon sa pinakabagong nahak na website ng gobyerno, ano to? DOST. DOST. Department of Science and Technology. Yes. Panibago ito, Yusek. Sabi ko na nga pa, tanungin nyo na naman yan. Kasi sir, kahapon na sabi ni Sir Apple, kung nanakawan daw, nalimas eh. Nalimas. Yung data ng DOST, kasi 2 terabyte daw Joel yung nakuha. Ano yun? Medyo si sensitive. Si Aboy para iso. Sensitive informations ba yun? Information yung mga nakuha doon sa 2 terabyte. Actually, ano ha, i-clarify natin. Opo, please. May nakuha, pero actually nagbura sila. Ng yes. 25 terabytes. Dalawang storage devices ang binura. Mm. Meron silang kinuha, meron din silang binura. Mas malaki yung binura. Ano po ang purpose? Bakit mabuburahin ang napakalaking data galing po sa DOST? Para lang manggulo, manggurot, yes. Ganun lang. Oo. Ah, okay. Kasi ang ginawa niya is kumuha siya ng sample to prove to the public. Kasi hindi naman siya naniningil eh. Ang ginawa niya, immediately after niya makakuha, no, mga 3 days ago na yata yan, ano? Pagtapos niya makakuha, nagbigay siya sa public ng data. Yung data, binigay niya uli sa public para ipakita niya na prueba. Tapos, sinulat niya kung paano niya inatake. In fact, parang pinagmamalaki niya, ginawa ko to. Parang nagyabang lang, kaso sinira mo naman ang discarte na isang napakahalagang tanggapan ng gobyerno. Para that's the intent. That's diba? The intent. Yun ang gustong gawin. Pero ano daw, Joel, totoo po ba na meron siyang parang nilala, parang nagpapakita siya ng pagkadismaya sa gobyerno? I don't think so, no? Yun yung gusto niya sabihin. Mm-mm. Kasi naglagay siya ng mga sites na parang nagpapahayag siya na siya ay isang aktivista, no? Mm-hmm. Pero hindi eh. If you look at paano gumalaw ang mga sabihin na natin aktivista, no? Mm-hmm. Or cyber activist. Kung saan, yung kabataan natin, tayo rin ay nag-double, ano? Mm-hmm. Hindi sila nag-destroy ng data eh. Ang ginagawa nila, nagpo-post sila sa website para iparating nila sa publiko kung ano yung issue. Mm-hmm. Halimbawa, pagbalikan na natin, anonymous, di ba? Yes, opo. Anonymous, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ang style niyan is papasok, maglalagay ng mga marka, markers, para ipakita na talagang naipasok nila. Ano, hindi ito... Kumbaga, hindi sila nagsisinungaling. Pero hindi sila nagsisira ng data. Number one, hindi sila nagsisira ng data. Mm-hmm. Pangalawa, hindi sila nang bibiktima ng ordinaryong tao. Bakit mo kukunin yung data ng ordinaryong tao? Dapat ibibigay mo sa ibang tao. Diba? E di parang hindi na aktivista. Hindi ka na aktivista noon kasi parang biniktima mo na yung, hindi na gobyerno biktima mo eh. Pati taong bayan na. Taong bayan na yung biktima mo eh. Doon ba sa nahak na mga data ng DOST, kasama ba doon yung mga data ng mga DOST scholars? Kasi napaka-detailed daw ng mga information po doon. Well, ang tinamaan actually is corporate
or parang corporate data, yung mga accounting, HR files, no? Hindi ko, siguro mas maganda kung sa DOST yung tanongin masabi. Natin dyan. Kasi hindi, may mga pangalan, may mga tao na nanodun sa files, pero hindi ko alam kung mga scholars yun or mga empleyado. Hindi pa po recovered fully ang DOST website sa ngayon habang nag-uusap tayo? Dito, involved yung Cybercrime Investigation Coordinating Center. Kasi meron silang capability to recover files which were deleted. Pero na-recover na po ba o hindi pa? Tinatry pa natin. Tinatry pa natin i-recover. Yung website ninyo, Yusek, kamusta naman? Kasi pagkaya namang na-hack pa, talagang ibang, magnet, klase, no? Ibang klase ng mensahe papahatid ng hacker sa atin, pagka DICT pa hinak. We're trying, Joel, siyempre, kami naman, we're very, sabi ko nga, we're honest to the public. Mas mahirap-hirap i-hack, siyempre, ang DICT. Pero pagtingnan mo kasi sa buong mundo, ang norm talaga ng hacking, matindi, no? Pati sabi ko nga, pati Microsoft, pati Google na na-hack. Pati nga Boeing, So, ang pinaka-importante dyan, kung sakasakaling ma-hack, dapat may-up mo agad, no? Resilient ka, kumbaga. But, okay. but many have tried already, sa awa naman ng ating Panginoon, kaya tapos lang na Holy Week. Nakakaligtas pa kayo. Ng DICT. Sir, doon sa gumawa sa DOST, tukoy nyo na po kung sino siya? Ang sabi kasi local daw namin, yes, local siya. Yan ang kaya namin sabihin, local siya. May umamin, no? Itong CPH1NS. Confirm pero dyan. Pero actually, yes. Siya kasi talaga yung, yun. Kasi yung kwento niya, kinuwento niya yung paano niya inatake, is congruent or exactly what we are seeing dun sa aming investigations also. Makakasuhan so, po ba yun? Well, hinahanap natin siya. Kahapon lang, alam mo, nasa isang circle lang naman kami, in-inform namin kahapon ang NBI, in-inform din namin syempre yung intelligence community kahapon. Tapos may mga nakikita kaming mga other persona niya. So ang ginamit niya ngayon, PH1NS, pero kapag katilingnan mo, meron siyang pattern na meron siyang ibang mga ginagamit na mga identities sa iba pang mga social media accounts niya. So hopefully we will be able to find this person so give us some time para mapanagot siya. Okay. Kasi ang dami nang na-hack na government agencies, parang wala pa po tayong nakakasuhan ni isa doon sa mga nang-hack na yon. Madali bang manghuli ng hacker? Mahirap. Actually, yung maganda yung point ni Weng. Nakikita naman natin yung identity ng mga hackers. In fact, dun sa mga hacking sa websites, may mga na-tsukoy tayong mga identities. Siguro hindi lang namin na-announce, baka yan yung kulang. Pero yung iba dyan na-invite na for questioning. Pero tama kayo, hindi pa lang na-file ng kaso kasi iba yun. It requires more evidence. And usually, kapag nahuhuli natin or na-invite natin for investigation, hindi kumbaga, nabura na yung kanyang ebidensya sa kanyang computer. Ang hirap nung fact na kinakailangan mong makuha yung actual equipment na ginamit niya for hacking. Oo nga eh. So, mahirap talaga humuli ng hacker. Mahirap humuli. Pero yung tao mismo, yung nang-hack sa PSA, pukuhin natin yun. Sa tulong ng NBI yan. Nakasuhan na siya, hindi ba? Hindi pa siya nakasuhan. Okay. Di ba? Na-recover na, nag-ooperate na ulit yung PSA. Pinakiusapan lang natin. Pwede ba? Pare, wag ka na mang hack ulit. Huwag ka na umulit, ha? Isa pa. Alam na yan, alam binaman mo nang siya. Okay. Kasi pinuntahan bahay niya. Pero walang dala factor yun, Yusek, eh. Walang dala factor. Dapat talaga merong criminal aspect. Anyway, Yusek, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Okay, salamat. Thank you. Si Undersecretary Jeffrey E.N.D., Department of Information and Communications Technology. Kasi pagka ang DICT pa na-hack, ibang mensahe na yon. Tutulog na ako. Yakang-yaka namin kayo. Pati DICT nyo, na-hack sa yung, namin. Kasi sa'yo tumatayo na mukha ng gobyerno at sila, sa cybersecurity. Siya yung depensa. Stabay lang mga kapuso. May birthday greetings lang tayo rito kay Dean
Arius Tegon ng Batangas. Dean Arius Tegon ng Batangas. Ang nagpapabati si Direk Julius, yung ating mga kaibigan sa Philippine Basketball Association, PBA. Si Ginoong Willie Marshall. Sir, kamusta ka na? Meron din akong babati na birthday. Sige. Ngayong araw na ito. Oy, si Dave Coros din. Nanonood ba siya sa atin? No, birthday niya? Nanonood sa atin si Willie Marshall, si Commissioner. Tsaka si Media Bureau Chief Dave Coros, tsaka yung ating mga kaibigan Oy, sa Muntinlupa. Dave, kumusta ka na? Oo, si Nanay Paz, tsaka si Maring Wilma, si Paring Rowan Morales, happy good morning. And si Sir Dindo Habihan, birthday niya today. Sir Dindo, happy birthday po dyan sa Marikina. Alright, standby mga kapuso. Meron tayong mga makakapanayam tayo mula sa DPWH. Oh, sandali lang. Sabi ng presidente sa gabinete, maglatag kayo na comprehensive, hindi piecemeal, hindi patsipatsi na solusyon sa problema sa traffic. Ito ang problema ngayon. Oh. May mga road repair works tayo. Nga, segue ko. So yun ang alamin natin. Meron tayong mga kausap mula sa DPWH NCR, mga kapuso, ang ating mga road repair works dito po sa Metro Manila. Yes. Oras natin, las 8:30. Radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Simula pa lang 2024, the win na! Dahil mula Enero hanggang Marso, number one tayo! Super Radyo DZWB ang number one AM station at Barangay LS ang number one FM station. Maraming salamat mga kapuso! Op, op, op! Isiskip mo ba ang milk na tama for his age? Don't skip Nido 3 Plus! It helps give total expert protection for toddlers na mas exposed sa sakit. Dahil love mo, don't skip Nido 3 Plus. Parang napunit from something. Something na galing sa UFO. Mommy, I wish you were still here. Please come back. My Guardian Alien. Weeknights, 10:30 p.m. after Black Rider. Basta may malaking storya, may kailangang malaman yung mga kababayan natin. They will tune in sa GMA. Dahil alam nila na makukuha nilang balita nasa tamang konteksto, nasa tamang perspective. GMA Integrated News. Ang news authority ng Filipino. Mag-aari ito ni Aguilar. Nakuha namin ito sa libingan niya. Ano mga ito? Anong kailangan mo sa akin? Ang nakaraan mo. The secret of the brotherhood must be hidden at all costs. Assassin's Creed, Friday 8 p.m. on GFlix on GTV. You're watching Double B TV on GTV. Mataas ang presyo, meron pa papahal supply. Bigla lang siguro ang industriya na biglang naihinto nang walang usapan muna sa industriya between government and industry so that we could find ways and means on how to control it from going into the public market. Saksi sa Double B! Narito muna mga kapuso, ang DCWB bagong-bagong balita. Lunsod ng Iloilo, posibleng isa ilalim sa state of calamity dahil sa kakulangan ng supply ng tubig!
16 na paaralan sa Puerto Princesa City sa Palawan, nagpatupad ng alternative delivery mode of learning dahil sa matinding init ng panahon. After the face-to-face classes, ipatutupad simula ngayong araw sa Island Garden City of Samal sa Davao del Norte dahil matindi ang init po doon at yung problema po nila ng supply ng kuryente. Antas ng tubig sa Angat Dam patuloy na nababawasan ayon po yan sa PAGASA. Water level sa Marikina River patuloy rin po ang pagbaba. Higit sa 50 itinayong establishmento sa protected area ng Mount Apo Natural Park sa Davao del Sur, wala umanong kaukulang dokumento. Yan mga kapuso ang mga balitang ang mga development. Abangan sa mga susunod pang palatuntunan na Super Radio DCBB. Kasalina natin si Director Lori Malaluan, ang DPWH Director National Capital Region. Director, magandang umaga si Joel Siweng. Live po kay Super Radio DCBB GTV. Good morning po, Engineer. Magandang umaga po, Sir Joel and Miss Weng at sa lahat ng inyong taga-subaybay sa Thank you, Ma'am. Thank you. Pa, Weng, yes. Halos isang taon daw magkakaroon ng mga road repair sa Metro Manila. Tatagal ng halos isang taon. Ano-ano bang mga lugar yan, Engineer? Yung nabanggit po na almost a year po ay itong ating EDSA Kamuning flyover po, southbound. Magkakaroon po tayo ng partial closure dahil po sa gagawin nating retrofitting and strengthening po ng tulay, magsisimula po ito sa April 25, 2024. Mm-hmm. Yun naman pong iba nating bago natin layuan yung Kamuning, Engineer, yan din yung same flyover na ni-retrofit, di ba? Dati? A few years back, tama ba? Yun nagkaroon ng butas? Oo, Nung po 2022, nagkaroon din po ng repair dyan dahil po ni-repair natin yung mga cracks at yun pong mga potholes po. May bumigay po kasi dyan na isang slab dun sa span 13 po. Kaya po natin in-repair nung panahon. Ah, okay. Pero bakit kailangan ulitin? Oh, bakit kailangan i-repair ulit? O ibang segment naman ito i-repair natin? Southbound din kasi. Bali po, ibang span po itong i-repair natin. Magre-redecking na po tayo. Ibig sabihin po, yung existing slab po doon ay ating aalisin at papalitan na po ng iba. Gano'n po tatagal yon? 1 year? Halos 1 year. 11 months daw, Weng eh. Wow. Yung kabuuan ho ng ating proyekto ay inaasahan matapos in 11 months. Pero po yung redecking, in-advise na po namin yung ating contractor na bilisan po at para mas madaanan po natin itong tulay, yung ibabaw po sa mas madaling panahon. We are expecting na mga 3 months lang po gagawin yung redecking natin. Ah, pwede nang buksan. At yung pong yung iba pong gawain sa ilalim naman po gagawin. Ayun. Kaya pwede na po siguro mabuksan. Pwede daanan yun after 3 months. Alright. Opo. And ma'am, may plano kung paano yung kasi isa yun sa pinaka-busy na flyover sa Metro Manila eh. Paano po yung magiging plano ng daloy ng trapiko dyan? Bali, dahil po medyo masikip nga po at hatiin natin yung tulay sa outer lane and inner lane, magpapadaan pa rin naman po tayo, kaya partial closure lang ng mga light vehicles at siguro po yung mga bus natin. Pero asahan na nga po yung pagbabagal sa ibabaw ng tulay. Ngayon po, yung iba doon po sa ilalim at yung iba naman po ay pagtutulungan namin ng MMDA, yung paglilinis po o yung mga obstruction po sa mabuhay lane para po magamit natin ang mga mabuhay lane as alternate route. Okay. Kahapon, andun ba kayo sa pagpupulong ng Malacañang? Andun ba sa ang DPW, I'm sure, very well represented kasi full cabinet meeting yun, Weng. Yes, no? So, nandun ang DPWH secretary. Pinaayos na ni Presidente kasi 5 billion a day po. Nawawala sa kaban at sa ekonomiya dahil nga po sa problema ho natin sa traffic. At lahat daw po ng mga concerned agencies ay pinagsusumitin ni Presidente ng report kung paano ang kanilang mga recommendation para maibsan ang daloy ng trapiko. Nandun po kahapon ang DPWH at isa nga po sa pinag-uusapan niyo,
Kaya lahat po na ahensya ay magtutulong-tulong para po maibsan ang trapiko natin dito sa Metro Manila. Kung ang DPWH po ang tatanungin, Engineer Malaluan, ano rekomendasyon ninyo? Comprehensive daw po, sabi ng Presidente, hindi pwedeng band-aid solution na dito. Ang problema kasi natin dito sa Metro Manila, eh, because of road right of way, hindi na nga tayo makapag, ano, makapag-expand, lawak pa, widening. Makapag-widen pa ng mga kakalsadaan natin. Pero inaasahan natin na metulay na gagawin dito sa Pasig River po, na mga tulay na makakatulong din naman po sa daloy ng trafiko. At yun pong inaasahan pa natin ibang pagawain tulad po ng NLEX-SLEX connector po ay matapos para magamit din po, hindi lang hanggang Ramon Magsaysay Boulevard. Ang sabi daw po ng Presidente ay ganito, Joel. Kung halimbawa, kasama doon sa komprehensibong ilalatag na rekomendasyon, lahat ng pagawain natin patungkol sa transportasyon, kali man yan, subway, bike lane, motorcycle lane at iba pa, kailangan magkakatugma. Yung, di ba, yung pagbumaba ka ng tulay, seamless. Seamless. Okay. Hindi yung barado, hindi yung may imbudo. Tapos, para lang po maibsan yung daloy ng trapiko. Kasi kung hindi daw katulad nung nakaraan kasi patsy-patsy, ibig sabihin, may problema dito, lagay tayo ng flyover dito, solve na. Hindi nga nare-resolve ba, di ba, engineer? Opo. Kaya bang kaya gawin dapat yun? Dapat po talaga komprehensibong pag-aaral po at master plan na na lahat ng ahensya na involved po sa infra ay yun na ang magiging blueprint nila at susundan. Alam mo, Weng, ano, kaya hindi natin gawin. Kaya gawin yan, oh. Pero syempre yung mga repairs, hindi natin talaga pwedeng maiwasan yan dahil yun, kagaya nung nangyaring lindol sa ano, sa Taiwan, baka dumating din sa atin yung pagkakataon na tayo ng lindulin, kinakailangan natin i-retrofit yung ating mga kagaya niya, flyover. Sa hindi naman maiwasan hindi i-retrofit yan, engineer, eh. Kinakailangan natin gawin yan, di ba? Opo, lalo na ang Kamuning flyover po ay halos 4 na dekada na po ng maitayo. Kaya kailangan po talaga ay tinitignan natin dahil nga isang pinaghahandaan natin ay yung sinasabi nating big one. Opo. Sa ngayon nga po, nakita nyo naman yung mga nangyayari din sa ibang katabi nating bansa. Eh, napakalalakas na po talaga yung mga lindol. Engineer, maliban po doon sa Kamuning flyover, meron pa bang iba na mga major projects na gagawin niyo kasabay nito na magkakaroon ng major closure sa mga lansangan para po ayusin ang lansangan natin o mga flyover? Particularly sa NCR. Opo. Dito po sa Rojas Boulevard, may ginagawa po tayo dyan na pagpapalit ng asfalto sa konkreto. Pati po dun sa Rojas Boulevard EDSA flyover natin. Pero ito po ay pinapayagan lang po tayo dito during weekends natin gawin. Para nga po hindi rin makadagdag pa sa bigat ng trapiko. At yung iba naman po nating pagawain na inihingi namin ng permiso po. Kahit naman itong Kamuning flyover po ay inihingi natin ng permiso sa MMDA ay yung mga sections po na kailangan namin matapos ay tatapusin po namin. Tulad nito, binigyan tayo from 11 p.m. ng April 5 hanggang 5 a.m. ng April 11 po para matapos. Kung hindi rin lang namin magagawa, ay hindi muna namin bubuksan. Saan po yan? Ano section yan? Iba't ibang meron tayo sa Quezon City, sa Mindanao Avenue, Luzon Avenue, Ayatas Road, at meron din nga po tayo dito sa karamihan na sa Quezon City eh. Sabay-sabay po yun nagagawin. Mababa yung ating weekend, no? Oo. Mahaba ang kali natin, ang weekend natin sa kali. So pwedeng paspasan po ito. Huwag sana tayo magaya doon sa ha? Doon sa kontratista po dyan sa EDSA. Opo. ang mga kontratista naman po namin, dahil hindi lang naman namin ngayon ginagawa ito, ay fully aware naman po na kailangan na pagdating ng schedule, no? Deadline ay otherwise mape-penalize po sila eh.
Very good. Meron lang ako habol na tanong. Sige, Engineer Malaluan, bakit po ba ang limit ang dalas-dalas nating mag-ano? Halimbawa, aaspaltohin. Few months after, aaspaltohin ulit. Kahit maganda ang kali, bubungkalin. Bubungkalin at papalitan ng bago. Tapos papalitan ng bago. Kasi po, visually, kung titingnan natin, akala natin po, walang diferensya yung daan natin. Uh-oh. Pero may mga assessment po tayong ginagawa. Kaya po nagkakaroon ng routine maintenance or preventive maintenance para po maiwasan din naman yung paggrabe ng sira ng ating daan. Kaya nga lang po, marami pong factors na lalo pang nakaka-apekto. Kaya po, mas madaling nasisira yung ating daan tulad po ng mga overloaded na mga trucks na dumadaan po. Mas maganda po bang gamitin ng asfalto kaysa doon sa simento na yun ang pulido? Mas, mas smooth ang tubo ng bolting. Opo, mas maganda sana dahil yung riding surface ay smooth. Kaya lang po, ang asphalt po, ang kalaban niyan eh. Tubig. Tubig. At saka po yung mga krudo na nanggagaling sa mga trucks. Sakyan, okay. Yan po ang nakakapagsira. Kaya mas less ang maintenance ng ating simento. Kumpeto. Opo. Eh bakit po gumagamit pa tayong asphalto kung ganun pala? Eh gusto rin naman po kasi natin na maging smooth yung ating ano, pero sa ngayon nga po, kaya dito sa Rojas Boulevard, eh yung portion ng mga asphalted ay papalitan na po natin ng concrete. Iyon, oh, so yun ang next project. Sige, engineer, salamat. Mas makatipid po gobyerno para hindi malimit long, na binubukan. Long term ang ano, dapat niniisip. Mm-hmm. Anyway, engineer, salamat sa oras Ma'am, mo. Thank you. Yan. Thank you. Maraming salamat din po at mabuhay kayo. Ingat po Engineer kayo. Engineer Lori Malaluan. Kasi meron talaga, Weng, na pag ano, yung riding surface mo, asfalto, hindi makakasira ng sasakyan. Pagka medyo segmented dahil sementado yung dinadaan mo, medyo malubak yan eh. No? Oo nga. Meron nga isang lugar dyan sa C5. Nakita mo yung bandang gitna, dinadaanan ng ano ng truck. Saka huwag kang dadaan doon. Dahil? Ay, parang moonwalk yun. Parang buwan yun talaga. Oh, kasi malakas makasira yung mga yun. Sinisira talaga ng truck yung lane na yun. Eh kaya, ano? Kung halimbawa, konkreto nga, Joel, ay mas makakatipid ang gobyerno kasi long term at mas less ang maintenance. Bakit hindi tayo doon? Eh, diba, kasi, at saka less hassle sa traffic. Pag nagbungkal ka dyan ng isang section, traffic na eh. Kung pagka ganun, hindi magiging sariwang isda. Oh, ang bulsa. Ang hasang. Ang hasang. Oh, kita mo yan. Yun ang ideya ng, yun ang ideya ng taong bayan eh, ng iniisip eh. Kaya malimit, bakit ang kinis-kinis palang kali binubungkal lang. Hindi, pwede naman gumamit ng asfaltong matibay. Baka naman yun ang kinakailangan gamitin. Baka nga lang mahal. Eh. No? Eh, syempre, yung mga kontratista, nagtitipid dyan. Dahil SOP. Eh, di naglolokohan lang tayo. Hindi repair yun. Hindi tayo matatapos dito. Chicken and egg. Ang oras mga kapuso, alas 8:46. Radyo na! TV Kortesiya pa. Na. Disiplina pa. Ang inyong mga pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Orly Trinidad, Melo del Prado, Joel Reyes Zobel, at Rowena Salvacion. Tutok na sa Super Radio DZWB at WBTV. Nito Jr. For toddlers 1 year old, 2 years old, and up to 3 years old. With probiotics and DHA. Nito Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Ngayong Biyernes. Sayurin niyo ang buong isla alakdan. Siguraduhin niyo walang matitirang sindikato. Ako na kayo!
Manawag! Uy, tumana! Uy! Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Pag-aari ito ni Aguilar, nakuha namin ito sa libingan niya. Ano mga ito? Anong kailangan mo sa akin? Ang nakaraan mo. The secret of the brotherhood must be hidden at all costs. Assassin's Creed, Friday, 8 p.m. on GFlix, on GTV. Simula ngayong Lunes, nasa dalawang channel na at mas pinaaga pa ang Happy Time ng Bayan. Weekdays, 11 a.m. Back to back with It's Showtime sa GMA at sa GTV. Na nararamdaman ng bata, 44, 45 degrees. Kung ihambing natin to sa lagnat, ang lagnat is 37 eh. So lampas sa lagnat itong nararamdaman niya. Kaya huwag ipilit dahil baka mag-dehydrate yung bata. Kung itutuloy pa rin ang DepEd no, yung pasukan hanggang May 16, 2025, ganun din, mag-suffer din yung ating mga bata at eventually ay magka-cut din ng mga klase or mag-suspend ng mga face-to-face classes. Sunog sa Maynila, naapula na. Alamin natin ang balita yung malaki Manny Vargas. Man, go! Iniimbisigahan na ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng sumiklab na sunog sa bahagi ng San Andres ngayong umaga. Ito'y matapos maapula kaninang alas 6:54 na umaga. Ang sunog na ayon sa chairman ng barangay ay nakaapekto sa may 20 hanggang 30 pamilya. Ayon kay Senior Fire Officer 4 Annabel Padilla, ang Paco Fire Station Commander, wala pang kumpirmasyon ng ulat na napabaya ang kandila ang pinagbulan ng apoy. Kasabay nito, kinumpirma ni Padilla na naging problema nila ang mga live wire, kaya't mas lalong naging maingat ang mga bumbero sa pag-apula. Bukod sa nasa gitna ang sunog, ay makipot din ang daan papasok, kaya't napilitan ang mga pamatay sunog na pumasok sa mga bahay upang makalusot sa mga bubungan. Sinabi pa nitong si Padilla na umaasa sila na sa mga susunod na insidente ng sunog ay mas maaga nilang makakasama ang mga tauhan ng Meralco upang agad na maputol ang mga linya ng kuryente at mapabilis at maging mas ligtas ang kanilang pagtugon. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DCWB. Dapat totoo. Saksi sa WB! Well, happy 76th birthday kay Nanay Urbana Navarrete. Nanay Urbana Navarrete, nagsiselebrate ang kanyang 76th birthday ngayon. Ang pagbati galing kay Sheng Sheng. Sheng Sheng. Sheng Sheng. Mga Chinese yun ah. Hindi. Di ba? Filipino ah. Yung mga cute na nickname ng mga Pinoy. Sheng Sheng. Sheng. Alright, ito Weng, mapag-usapan lang natin. Kasi yung mga... expressways daw natin, pinag-aaralan ngayon ang pagpapataw ng parusa doon sa mga dumaraan na walang load. Tsaka yung depektibo yung RFID. Dugtong muna natin dyan na ang target daw para maging cashless ang lahat ng tolls natin. Pag-isahin na natin. Na. Hindi. Ano? By November. Oh. So ibig sabihin, ngayon pa lang ayusin nyo na yung mga RFID ninyo dahil by November, wala na tayong gagawin. Hindi ka na pwede magbayad ng cash. Kaya lang, dugtong mo yan. Itong problema ko yan. Kasi dito, kasi okay, napatawa ng parusa yung dumadaan ng walang load. Kasi responsibilidad mo eh, true, na maglagay ka ng load. Totoo pero yan. Dadaan ka ng wala kang load, tapos magbabayad ka na lang ng cash. Ay, bawal po para, yun. Yun dapat patawa ng parusa. Pero yung depektibong RFID, hindi mo naman kasalanan yun eh. Oo nga naman. Diba? Oo. Sila nagkabit ng RFID mo. Ito nga, meron akong sa ex, si Doc Benz, ang kanyang handle. Doc Benz, good morning. Tatlong beses na nagpalit ng kanya RFID. Tatlong beses. Lahat ba yun, bawat isa nang pag nagpakabit ka may bayad? Alam ko... wala. Pero every time na maglo-load ka, meron kang babayarang 15 pesos kung di ako nagkakamali. Para? Maintenance? Hindi. Ano? Para babayad mo doon sa technology na ginamit mo. Alright. Pero baka naman pag nagpalit ka ba, at dahil defective yung RFID mo, may extra bayad yun. Meron? Diyos ko. Diba? Biruin mo yan. Kung ang dali pong masira ng inyong RFID... Hindi kasalanan ng motorista yun. Kasalanan po ng provider. Magbabayad ka pa, nagpapalit ka.
Tapos, pag defective ulit, pagmumultahin ka. Pagmumultahin ka. Mali naman po ito. Yes. No? Kasi okay na yung ano. Actually, Weng, hindi mo nahahawakan yan eh. Yes. Sila mismo magkakabit yan. Mm. Kasi alam nila kung saan dapat ikabit yan. Kung medyo dark ang tint mo, ilalagay nila yan sa... Salamin. Hindi sa salamin. Ilaw. Sa ilaw, yes. Sa headlight. Mm-mm. Kung wala kang tint, yun, pwedeng ilagay sa windshield. Kung no? Sa madaling mabasa ng kanilang technology, di ba? Yun. Mm-mm. Ang problema, every time na magpapalit ka ng RFID, merong minimum load dyan na 200 pesos. Yun talaga? Yata, dun yata sila... yun ang parang bayad mo. Tumitira, no? Doon sila tumitira, mga kapuso, doon sila kumikita. No? Ay, ang sinasabi lang natin, kayo magkakabit niyan. Mm. Ayusin ninyo yung technology ninyo. Kasi hindi po kami ang nagkakabit ng RFID, kundi kayo. Oo. No? Okay lang halimbawa yung wear and tear kasi siyempre naluma na lang. Mm-hmm. Pero kung madalas po, katulad ng doktor na katweet ko, ay sabihin tatlong beses ka na nagpapalit. Oy, di ba? Biruin mo yun, 600. Unfair naman po yun. Ayusin nyo yung ano. Pero kung kayo po ay padalas dumadaan sa mga toll, siguraduhin nyo may load. Para naman, hindi po kayo abala sa iba. Pagka walang load at dumaan ka, papatawang ka ng parusa. Yes. Pagmumultahin ka dapat. Mm-hmm. Ang oras natin mga kapuso ay alas 8:54. Radyo na! TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Radio stations nationwide, sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news, at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. What cooking technique na i-apply natin sa kanya is something na masa-celebrate pa rin natin yung linamnam ng ating pabo. Pwede ninyong mas paangasin pa, pataasin pa yung linamnam, yung flavor ng inyong simpleng salad. Nandito po tayo sa Retro Coffee House. I'm sure magugustuhan niyo lahat and perfect yung taste niya. Malaki ang tulong ng gardening sa akin. Farm to Table, Sunday 7:15 p.m. on GTV. He's always in it to win it. Bato! Benma! Sabi ko na sa'yo, kung bataw niyo palis. Sir, sa'yo lang, sa'yo. Drunken Tai Chi, Saturday, 6:15 p.m. on G-Flix, on GTV. Ngayong Biyernes, membro siya ng Golden Squadron. Yes! Pahinga. Ito ba yung sinasabi ni Senator Romero? Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Happy 94th birthday kay Lola Fidela. 94. Grabe. Wow. Lola Fidela, ang pagbati po ay galing sa inyong paboritong apo na si Angelo. Yan ang target nating edad. Yes. Yan, 94. Oo. Target natin eh, kung
Pwede bang maging centennial, eh, di ba? Naman. Uy, makakatanggap na si Lola ng ano, ng benefits niya kahit wala pa siyang 100. Next year, oh, 95. Oh. Alright, nandiyan na po si, solo po si Connie, ha? Connie. One-on-one. Walang personal, ha? Ako po si Joel Reyes Abel. Ako naman po si Rowena Salvation. Good morning, mga Maharlika. Tayong makabayan, ang oras natin, mga kapuso. Isang minuto bago sumapit ang alas 9. Radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa.